ay madidivide, makakancel, tama, ang velocity mo ay nasa maximum na. Wala na siyang ibibilis. Kasi masyado nang marami ang substrate mo. So yun lang yung sinabi sa scenario 2 sa baba. Okay? So yan na nga. Sobrang dami yung substrate, kaya yung Km plus S, mababaliwala na yung Km, kaya pag dinivide mo, ikaw nga ay nasa Bmax na. At syempre, ang last scenario, yung substrate concentration mo ay pantay ng Km. So kung ganun ang scenario, di ba, velocity, paulit-ulit lang, ang Michaelis-Menten equation, Bmax times S, Km plus S. Okay? O ngayon, since parehas na sila, equivalent na sila, the term Km plus S can now be simplified as 2S. Kasi nga, pantay sila eh. So, para kang may dalawang substrate. Okay? Kaya, pag na-cancel, ang velocity mo nga, bale, ay nasaan? Nasa kalahati ng Bmax. Tama naman eh, di ba? Kasi nga, ano yung paulit-ulit kaninang definition ng Km? Substrate concentration nga sa kalahati ng Bmax. So, kung pantay ang substrate sa Km, tama, ang velocity mo nasa kalahati ng Bmax. So, yun lang ang sinabi sa third scenario. Okay? Tinagalog ko lang ulit at yan na nga, nasa kalahati ka ng Bmax. So, kapag tayo nag-enzyme kinetics experiment sa mga drug discovery laboratories na usually nga sa undergrad di talaga nagagawa. Syempre, we don't have enzymes as reagents. Di nga gaya sa mga pharmaceutical companies na paggawaan ng gamot at mga drug discovery laboratories, they have enzymes, they have cloned proteins. Sabi ko nga, they have cloned cells. Lahat ay nakoklone eh. Syempre, sa undergrad di natin magagawa. Ganun talaga ang realidad. Okay? So, eto, theoreticals muna. Pag kayo ay nag-BS Biochem or nag-MS Medicinal Chem, ang pasok niyan, drug discovery, dun sa mga interesado, no? Kasi nandun talaga ang pera. Ang pinakamalaking pera ay drug discovery, natural. If you want to dive into drug discovery, ang hinahanap nilang qualifications ay, syempre, pharmacist ka. Minimum pa lang yon. Kasi nga, hahanapan ka pa ng MS or Masters sa Medicinal Chem, pwede. O kaya kung hindi ka naman Masters ng Medicinal Chem, pwede kang mag-Bachelor's Degree ng Biochem. Naiilan lang ang school sa Pilipinas na meron. No? UST is one, UP I think will also is also having one na. At yon, di ko sure yung ibang school. So limited ang nag-offer ng BS Biochem. At pag nagkaroon ka ng BS Biochem or Master sa Medicinal Chem, sigurado yan, tanggap ka sa drug discovery. Okay? At doon mo makikita ang mga bagay na to. Sinasabi ko lang, ganoon naman ang mga courses ng pharma. Masyado malawak ang pharma. Alam natin yan, nare-realize natin yan. Okay? Everything under the sun talaga siya. At as a advantage or as an advantage and consequence, advantage, hindi ka mawala ng trabaho. Ayun, kung napanood niyo yung ating guest speaker ng White Coat Ceremony, totoo naman, nung nag-pandemya, doon nag-boom ang pharma. Siyempre, doon nagiging mas aktibo ang drug discovery, doon mas nag-boom ang industry, kasi siyempre, maraming pharmaceuticals tayong naititinda, no? So from a business standpoint, lumalaki ang pharma dahil nung pandemya. At employment-wise, di nawawala ng trabaho. Kasi ang dami-dami pwedeng pasukan. Okay? So, ayun, pwede kang mag-settle sa mga traditional practice sites na community, hospital, clinical, manufacturing, industrial, regulatory affairs, etc., etc. But you can always dive into much more advanced practice sites kagaya ng drug discovery. Yun eh, kung may pampaaral, de, ang akin lang nga, lagi ko sa'yo sabi, kung may pampaaral ka, aral lang, di ba? May pampaaral ka eh. Mag-aral ka, tapos saka ka mag-dive doon sa mga fields na advanced na oh, medyo mahira, pero nandun ang pera, sigurado naman. Okay? So, anyways, sa practice kasi, mahirap kunin si Bmax. Kasi usually, saksakan ng daming substrate ang gagamitin mo. So, gasto sa reagent. Kaya, ang mas ginagamit sa practice na tinatanong nga rin sa boards. So, kaya challenging eh. Hindi mo nakikita sa lab, pero tinatanong niya sa boards. Makikita mo na lang to pag nag-work ka na eh. Line-Weaver-Burke equation. Okay?
si Lineweaver-Burk equation at saka mamaya Lineweaver-Burk plot ay double reciprocal. Double reciprocal, bakit ganun ang tawag? Kasi dinouble reciprocal mo lang siya na Michaelis-Menten equation. So ito, pinakita ko lang yung derivatization kahit wag memorizein yung sequence. Diba? Yan yung Michaelis-Menten. So pag sinabing double reciprocal, ire-reciprocal mo yon. Kaya ang velocity mo, magiging 1 over velocity kasi reciprocal eh. Ito magiging Km plus S over Bmax times S. So, ni-reciprocal lang, binaliktad. Okay? Ngayon, sana okay-okay pa ang ating algebra. Kasi you have to expand the equations, no? So that you can see some trends. So, yan ang reciprocal ng velocity. Ito nga, yung reciprocal niya, ayun, nasa right side natin, no? Pwede mo ngayon yan i-expound. Tama? Si Km over Bmax times S, pwede mong ihiwalay sa S over Bmax times S dahil sa plus sign. Okay? Kaya magiging itsura 1 over velocity is equivalent to Km over Bmax times S plus S over Bmax times S na ayan na nga sa baba. So, ine-explain ko lang ng todo na ito ay pinaghiwalay lang nung nasa tuktok. Km over Bmax times S, S over Bmax times S. And from there, madali-dali na. I-expound. Okay? So, ito pwede mong paghiwalayin further, Km over Bmax, na nakamultiply sa 1 over S. Okay? At yung nasa dulong right, cancel, edi 1 over Bmax. So, ang magiging itsura nga ng ating Lineweaver-Burk equation na tinatanong niya, as in yung equation lang, yung itsura, ay ganyan nga. Okay? 1 over velocity. Sabi ko nga, pag-iwalayin mo yun, KMB max. Ito, magiging 1 over substrate. Ito, makakancel, magiging 1 over B max. At dun sa mga okay pa ang math, trigo, algebra, pasintabe sa mga galit sa math, sorry na. Ano ang napupuna sa nabubuong equation sa Lineweaver-Burk? Yan nga ay kamukhang kamuka ng linear equation. Diba? Ano ba ang linear equation? It's an equation that can allow you to calculate for values kapag ang curve or graph na nabubuo ay natural linear. Diba ang Michaelis-Menten plot hyperbolic? Si Lineweaver-Burk, dahil linear ang equation na nabuo, you can expect na ang mabubuong graph, diretso lang. Mas madali i-plot, mas madali mag-compute. Okay? Kaya nga yan ang mas ginagamit sa practice, si Lineweaver-Burk. Or kung tawagin ng ibang pharmaceutical chemist, LWB. Eh kasi nga Lineweaver-Burk. Okay? So anong sinasabi ni Sir na linear equation? O basics tayo ulit ha, ng inyong trigo saglit. Diba, y-axis, x-axis. Okay? So, ano nga ang linear equation daw? Y is equivalent to mx plus b. Okay? So, sa mga nag-STEM, baka naaalala pa to sana. Kung hindi na, then hayaan na. Okay lang naman. So, ano ibig sabihin? Yung y, eto yon, 1 over velocity. Ibig sabihin, nasa y-axis mo nga, 1 over velocity. Nandyan ang values ng velocity. Or yung bilis ng reaction. Yun nga lang, naka-reciprocal. Okay? Ano yung M? Yung slope. Anong slope, sir? Yung pagkakahiga ng graph. Okay? So, Km divided by Bmax is your slope. Okay? Ano yung X? E di syempre, values of your X-axis. In short, ito yon, 1 over S. E di substrate nga yun na ni-reciprocal mo lang. Okay? At higit sa lahat, ano yung B? B ay y-intercept. Ano nga ang y-intercept? Yun po. Kaya nga y-intercept. Kaya nga, ang Lineweaver-Burk equation ay linear na graph ang nabubuo. Kasi linear ang equation na madederive kapag nagdo-double reciprocal.
So again, ang y ay, yun na nga, values of y na velocity, naka-reciprocal lang, x yung substrate. So pag tiningnan mo nga, maiging maigi, di ba yan din ay Michaelis-Menten nga? Velocity at substrate. Ang difference lang talaga, this time, naka-reciprocal ka eh. Okay? Kaya nga, ang equation ay double reciprocal ang tawag. Pati yung kanyang plotting, double reciprocal. Okay? So, si Michaelis-Menten plot, laging hyperbolic, hindi ka malilito sa Lineweaver-Burk, lagi namang linear. At dito natin mas na-assess mag-inhibit ng enzyme or hindi. Okay? So, yan ang Lineweaver-Burk equation. In practice, when you do plotting ng Lineweaver-Burk, ganito nga ang itsura. Ayan. So, as always, or as kagaya kanina, may velocity ka nga na naka-reciprocal, may substrate ka na naka-reciprocal. Ipa-plot mo lang isa-isa ang dots, tapos i-extrapolate mo. So, pagka-extrapolate mo, makikita mo ang iyong y-intercept, yun na bale ang Bmax. Ang advantage, nakukuha mo dito yung Bmax by mathematical calculations or by simply drawing the curve. Hindi kagaya sa Michaelis-Menten plot kanina, sinabi ko pa, di ba? Gagamit ka ng maraming reactant or substrate bago mo makita or ma-establish ang Bmax or yung maximum velocity. Dito hindi. Hindi ka nagagamit ng maraming substrate or reagent. Kahit konti lang. Madederive at madederive mo si Lineweaver-Burk plot. At kung ano man ang y-intercept na makakalculate or madederive from the curve illustration, yun na bale ang Bmax mo, wala ka ng problema. Hindi mo na kailangan gumastos sa reagent para lang makadetermine ka ng Bmax. Yun yung practicality niya. Kaya mas common na ginagamit sa practice, mas tinatanong din sa boards. Okay? At kagaya na sinasabi ko kanina, dito ka makakakita ng mga gamot na kaya mag-inhibit kasi ng enzymes. Okay? So, yun yung Bmax mo, naka-reciprocal lang. Okay? Ito nga yung values of y. Ito yung, oh, sorry. Kaya tama. Values of y, sorry. Nauna yung sorry sa ubo. Yun lang. Yan yung values of y. Ayun yung values of x. Okay? So, nakikita natin ang Km din, no? Ang Km naman, bale, ay x-intercept. X-intercept. Kasi nasa x-axis siya eh. Okay? At usually negative siya pag naka-line Weber-Burk. It makes sense. Kasi reciprocal eh. Di ba? So, again, and again, and again. Ano yung Km? Km yung substrate concentration sa kalahati ng Bmax. Okay? Nasabi ko nga, pag yan tumaas, bad news. Nawawala ang activity ng enzyme mo. Or kung ang tinitingnan mo gamot, okay yun. Ah, yung gamot. Okay. Na-i-inhibit niya yung enzyme na gusto natin targetin. So, kapag ang Km, eto na tayo sa trends. Pag ang Km mo pumupunta sa kanan, tumataas. So, dumadami yung substrate. Okay? Na nakikita sa kalahati ng Bmax. So, nandun yung chances na yung substrate mo, hindi na kumakabit kasi sa enzyme. Kasi dumadami siya eh. And again, the substrate is your reactant. So, kung dumadami siya, dumadami yung free substrate, it simply means, hindi na siya nakakakabit sa enzyme. Ibig sabihin, nai-inhibit yung enzyme mo. May something na kumakabit sa enzyme mo na nag-i-inhibit ng activity niya. At baka gamot mo yon na tinetest. Okay? So, yon. So, maliwanag tayo sa going to the right eh. Pag going to the right, okay, tataas ang iyong Km. How about your Bmax? Ito yung maraming namamali. Ang Bmax, di ba sanay kasi tayo, as we go up, tumataas yung value. Kaso double reciprocal po ito. So habang tumataas ka ng y-axis, bumababa ang Bmax. Bilang patunay, kunyari, ito ay 2, ito ay 5, or sorry, 0.5, 0.2. So kung 0.2 yon, 0.5 yon. Kunyari lang, nandito yung initial Bmax mo. Nung naglagay ka ng test drug, napunta dito yung Bmax mo. Napunta dito.
So, usually ang conclusion ng marami, tumaas. Hindi po. Reciprocal yan eh. Remember, reciprocal siya. So, etong unang point, 1 over 0.2, ilan yon? 5. In short, ang Bmax mo, 5. Dito, 1 over 0.5, edi 2 lamang. So, bumaba. Diba? Binalidate ko lang na as you go up the y-axis, it's actually getting lower. Kasi nga, naka-reciprocal ka. Okay? So, yan yung mga common trend na inaabangan natin para malaman kung yung gamot ay nag-i-inhibit ng enzyme. Okay? So, as a brief recap, yun na nga. Ano ang mga signs na nai-inhibit ang enzyme? Nadedetermine nga kasi siya by just looking at Lineweaver-Burk plots. So, pag kayo magdi-discover or magde-design ng gamot na kaya mag-inhibit ng enzyme, titingnan mo to. Titingnan mo yung Lineweaver-Burk plot na mag-generate. Kasi pag ang KM napupunta sa kanan, okay, baka nai-inhibit yung enzyme. Pag ang Bmax ay napupunta sa tuktok na kung saan siya ay bumababa, isipin din natin, no? Bumababa ang Bmax. Bumababa yung maximum velocity na kayang abutin ng enzyme mo. So kung hindi na niya naaabot yung maximum velocity niya, tama, inhibited siya. Diba? Ganun lang kasimple. So sa KM, madali-dali nga, pupunta sa kanan, tumataas. Ganun lang. So kung tumataas yung KM, pakiisip maigi nga ako, tumataas yung reactant mo sa kalahati ng Bmax, bakit tumataas yung reactant? Ibig sabihin, di siya nagiging produkto. So doon tayo titingin ngayon. Okay? So tatlo ang types ng gamot na pwedeng enzyme inhibitor or gamot na kaya mag-inhibit ng mga normal nating enzymes. Okay? Una sa lahat, competitive. Alam natin to from Picol din eh, di ba? Ano nga pag competitive, may competition. At kung sino mas marami, siya mananalo. Okay? What do I mean? Substrate versus inhibitor ka lagi. So kapag mas marami ang substrate, siya mananalo. Mabubuo ang produkto. Kung mas marami ang inhibitor mo, siya naman ang mananalo. Hindi mabubuo ang expected product. Okay? At kung titingnan niyo yung mga illustration, madali naman siya unawain, parang stoplight lang. Pag green, go. Pag red, stop. So tingnan natin. Ayan na nga. Illustration pa lang, kaya mo na siyang i-describe. Sana. Kasi yun yung free enzyme. So yung free enzyme, pwedeng kumabit si inhibitor, pwedeng kumabit si substrate. Nasabi ko nga, kung mas marami inhibitor, siya mananalo, mare-red yung enzyme, mag-i-stop, mag-inhibit. Ganun lang. Kung mas marami substrate, mag-i-green yung enzyme. Siyempre, mas mabubuo ang produkto kasi green or go. So, isa pang pwede mong i-conclude dyan, as you can see, si substrate at saka si enzyme, parehas ng kinakabitan. At sa Picol 1 pa lang, sabi natin, pag same ang binding site, asahan mo na, they will compete for the same binding site. At dahil ang inhibitor mo dito ay kamukha ang binding site ni substrate, malamang, dapat kamukha niya ang structure ng substrate mo. Kasi pareha sila ng kakabitan eh. So para maging parehas ang kakabitan, dapat parehas ang structure. Yun lang ang sinasabi dyan sa mga notes na nakalagay dyan. Si inhibitor, kamuka si substrate. At makikipag-unahan kay substrate sa pagkabit sa active site. Yun nga lang. Kung sino mas marami, malamang siya mauunang kakabit. Okay? So how does it work or how does a competitive inhibitor work? Well, syempre, kung si inhibitor kakabit kay enzyme, mawawalan ka na ng free enzyme na kaya magkabit ng substrate. Di ba? Kasi naubos ni inhibitor eh. So ang competitive inhibitor mo nga, ibababa ang free enzyme na kaya magkabit ng substrate. That's it. At ito nga ang kadalasan natin na ina-approve na gamot. Kasi basta competitive, ano sabi natin, pharmacology 1 pa lang, laging reversible. Since ang mga targets mo dito ay mga normal na enzyme, gusto mo maibalik pa sa dati. Okay? Remember, most drugs will modify normal functions. So kung usapang enzymes, normal enzymes. So kung may normal na trabaho ang enzyme, pag na-inhibit mo siya, gusto mo, pag nakuha mo na ang clinical response, eh maibabalik mo pa sa dati.
yung activity ng enzyme mo, di ba? Kaya reversible na. Okay? So ito na yung medyo challenging na part. Paano nalalaman sa Lineweaver-Burk plot yung compe, tsaka uncompe, tsaka non-compe? Tatlo kasi yan eh. Competitive, uncompetitive, non-competitive. So kapag competitive, hindi nagbabago ang Bmax, tumataas ba o bumababa ang Km, bumababa. O para magkaliwanagan tayo, zoom natin saglit. Yung black na linya, control daw. Oops. Ano ibig sabihin ng control? Yung wala kang nilagay na gamot. Okay? Control, walang gamot. Yung pangalawang linya na kulay pink, eto yon, may low dose ka ng gamot. Eto naman pangatlo, high dose ng gamot. So as you can see, hindi nagbabago yung Bmax ng enzyme. Ibig sabihin, okay-okay pa yon. Sign nyo na reversible siya kasi naaabot pa niya ang kanyang Bmax. So kung naaabot pa niya yung maximum bilis, okay pa yung enzyme mo. Pwede mo pang maibalik sa dati yung activity niya. Sorry. So ano nangyari sa Km? Ayun na. Tumataas. Bakit tumataas? Sign nga yun na yung inhibitor mo nakakabit. So, kasi naman, naglolo ko na naman. Naka-erase mode sumusulat. Anyways. Si inhibitor mo yung nakakabit eh. Okay? So kung siya yung nakakabit, malamang si substrate na free, hindi makakabit. So tataas siya. Kaya tumataas yung substrate concentration sa kalahati ng Bmax. Sign yun na hindi siya makakabit sa enzyme niya kasi nga inhibited. Okay? Di ba sabi ko, yun ang titingnan natin trend. Pag Km pupunta sa kanan, okay, tumataas siya. Okay, na-inhibit yung enzyme. Pag Bmax ay napupunta doon, edi bumababa ang Bmax mo, sign na naman yun na, okay, na-inhibit siya. Hindi niya na naaabot ang kanyang maximum achievable velocity. So sinabi ko na, ang Km ay tataas, ang Bmax ay constant. Yan ang pinakatatandaan kasi common nga ang mga gamot na competitive inhibitors. Punta tayo sa uncompe. Kapag naman uncompetitive ang inhibitor ng enzyme mo, hinihintay niya munang mabuo ang enzyme substrate complex saka siya kakabit. Ayan, sabi ko nga, madali na maintindihan eh. Kung titingnan mo yung picture, sana maigi. Once again, that's your free enzyme. Tapos, kumabit yung substrate, naka-green, no? So, dahil nakakabit ang substrate, ang tawag mo doon sa pangalawa ay enzyme-substrate complex na. Tama ba? May substrate na eh. Okay? At kagaya na sinasabi ko kanina, hinihintay muna ng inhibitor mo kumabit si substrate bago pa siya kumabit. So, hinihintay pa niya. Di kaya sa unang senaryo, inuunahan niya si substrate. Okay? Yun yung malaking difference. At higit sa lahat, iba structure ng inhibitor. Bakit kamo? Kasi iba ang binding site. At ano nga ang tawag sa kakaibang mga binding site? Or kapag kumakabit siya sa ibang site other than the active site, no? Ano ang tawag doon sa alternate site na yon? Sinabi ko yan ng Picol 1. We call it the allosteric site. So yung allosteric site, yung kabitan ng inhibitor. And it's simply defined as a different site from the active site of your enzyme. Ibang kabitan compared sa substrate. Kaya iba rin ang structure. Okay? Ganun lang, kasimple. So walang competition. Kasi hindi naman sila nga kumakabit sa iisang binding site. Okay? So pagkabit ni substrate, doon lang kakabit ang inhibitor mo. Uncompetitive yan. Huwag na kakalimutan. Ano itsura ng Lineweaver-Burk plot? Magpa-parallel. Ayan na. As you can see, control pa rin. Walang gamot. Ito yung low dose ng gamot. Ito yung high dose ng gamot. Okay? So habang tumataas yung dose ng gamot, ano napapansin? Yung Km ay bumabagsak. Bumabagsak yung substrate concentration sa kalahati ng Bmax. Parang gumaganda yung activity. Hindi rin. Kasi ano pa isang titingnan nga? Ayun, yung Bmax. Ano nangyari sa Bmax? Bumababa. Paulit-ulit. As you go up, reciprocal yan, babagsak yan.
So, delikado yan kung tutusin. Kasi bumabagsak yung Bmax, in short, yung enzyme mo, pwedeng hindi na niya maabot ulit yung maximum achievable velocity. Kaya ayaw mo ng ganyang gamot, kadalasan. Well, kung ang target mo naman ay enzyme sa mikrobyo na nagkakos ng infectious disease, then okay yan. Kasi gusto mo yon, hindi na maibalik sa dati. Kasi enzyme ng mikrobyo eh. Kung enzyme mo, gusto mo ibalik sa dati. Kung enzyme ng mikrobyo, ayaw mo ibalik sa dati, natural. Okay? So, wag mag-conclude agad yung pa isang lesson doon. Kasi yung iba, pag nakita yung KMI bumabagsak, yung substrate concentration sa kalahati ng Bmax bumabagsak. So, kung bumabagsak siya, baka nagiging produkto, hindi. Hindi automatic. Kasi kaya bumabagsak ang substrate mo ayon sa ating picture. Ano ba yan? Nangyari dito? Yung substrate concentration mo ayon sa ating picture, anong ganap? Kumakabit sa enzyme eh. Kaya bumababa yung KM. Okay? Kasi again, paulit-ulit, ano yung KM? Siya yung substrate concentration sa kalahati ng Bmax. So pag nasa kalahati ka ng Bmax, bumagsak yung KM mo, it doesn't follow na tumataas yung produkto. It can mean na yung substrate mo sadyang nakakabit lang sa enzyme. Pero di siya nagiging produkto. So kaya to inhibition, bumabagsak ang Bmax. Okay? Pag bumabagsak ang Bmax, di na niya naabot yung velocity niya, ang maximum, edi pwede nga siyang hindi na bumalik sa dati. Yun yung ayaw natin ng mga gamot. So, siya lang ang Lineweaver-Burk plot na may trend na parallel. Parallel, pantay na pantay ang mga Lineweaver-Burk plot. So, bumabagsak ang KM, bumabagsak din ang Bmax. Sabi ko nga, bumabagsak. Kasi reciprocal nga yan. So, yung slope, hindi nagbabago. Ano ulit yung slope? KM over Bmax. O, pwede rin baliktad nun, Bmax over KM. Binalik ko talaga, sorry. Diba? Yun yung slope eh. So, yung slope, yung pagkakahiga ng curve mo, hindi nagbabago. Bakit? Kasi nga parallel eh. Okay? Kasi parallel. And last but not the least, non-competitive. Si non-competitive, ang pinakatatandaan, hindi siya choosy. What do I mean? Pwede niya i-inhibit yung enzyme na libre, pwede rin niya i-inhibit yung enzyme na may nakakabit na substrate na. Okay? Hindi siya mamimili. So, as you can see sa unang model, in-inhibit ni inhibitor yung enzyme na libre kahit wala pang substrate. Wala siyang pakialam, kahit may substrate, i-inhibit pa rin niya. Hindi siya choosy. Okay? Kaya niya inhibit ang free enzyme or kahit buo na ang enzyme-substrate complex. So yun yung differences sa mechanism. Pag competitive, mag-uunahan sa isang binding site. Pag uncompetitive, hihintayin pa niya mabuo si enzyme-substrate complex saka siya kakabit. Si non-competitive, wapakels. Kung may substrate o wala, basta inhibit niya. Tapos ang storya. Okay? Ganun lang siya kasimple. Again, be familiar with the trends, especially dun sa Lineweaver-Burk plot. So, eto alam na natin. Hindi nga siya mamimili. Ngayon, sa Lineweaver-Burk plot, dito ka lang pwedeng makakita ng KM na hindi nagbabago. Okay? Diyan ka lang pwedeng makakita ng KM na hindi nagbabago. Pero ang Bmax bumabagsak pa rin. Kaya bihira din ang gamot na ganyan na gagamitin pang inhibit ng enzyme ng tao. Pwede yan pang inhibit ng enzyme ng mikrobyo or even cancer cells. Okay? Kasi again, once ang Bmax mo bumababa, delikado. Hindi na naaabot ang maximum achievable velocity at pwedeng permanente kasi yon. Okay? So yon. Pwedeng hindi na niya totally maabot ulit ang kanyang Bmax at ayaw natin yon. Kung enzyme ng tao ang target. Okay? So in summary, yung mga trends. Ayan, pinagtabi-tabi ko na sila. Nga, ba't binura ko pa? Tama naman eh. Pag kompe, dun ka lang makakakita ng kumpulan sa Bmax. Pangit. Pag competitive, di ba? Dun ka lang kako makakakita, ang pangit pa rin. Dun ka lang makakakita ng kumpulan sa Bmax. Kapag uncompe, laging parallel or pantay. Dilaw pantay nag-drawing, ang pangit. Non-compe naman, dun ka lang makakakita ng potential na magkumpulan sa KM ang iyong Lineweaver-Burk plot. So yun lang yung trends. Kasi nga, pinapa-identify niya yan. Sino dito yung compe, sino yung uncompe, sino yung non-compe.
At syempre, ang pinaka-common, yung compe, kasi ganun nga ang nature ng gamot mo, di nagbabago ang Bmax. Kumpulan sa Bmax. Okay? Uncompe lang ang mag-iisang nagpa-parallel. Non-compe, kung pinapansin yung pagkakagamit ko ng words, dito ka lang pwede makakita ng kumpulan sa KM. Pwedeng magkumpulan sa KM. Bakit ko ina-emphasize na pwedeng magkumpulan sa KM? Kasi kung tutuusin, ang non-competitive na Lineweaver-Burke plot, kadalasan, ang nangyayari dyan, ito yung walang gamot. Pag naglagay ka ng low dose na gamot, ganon ang mabubuo. Pag naglagay ka ng high dose na gamot, ganon naman ang nabubuo. So ano napapansin? Kamukha siya actually ng uncompe na kung saan yung KM ay bumababa, yung Bmax ay bumababa rin, pero hindi siya nagpa-parallel. Hindi kagaya ng uncompe, lagi pong parallel. Okay? Huwag malilito dun sa final note na sinabi ko. Yung non-compe, sige, pwede kang makakita ng kumpulan sa KM or hindi nagbabago yung KM. The more common scenario is yung KM mo ay bumababa. At yung Bmax mo, bumababa din. Pero ang Lineweaver-Burke plot, hindi po nagpa-parallel. At sa uncompetitive nga lang, parallel ang Lineweaver-Burke plot. Or sa uncompetitive lang, nagkakaroon ng constant na slope. Slope. Yung pagkakahiga, pantay-pantay sa uncompe, paulit-ulit. Yung slope, constant. Slope, constant. Sa non-compe, hindi constant yung slope. Okay? Hindi nga kasi parallel yung mabubuong Lineweaver-Burke plot. So that summarizes the three types of inhibition made possible by drugs or substances, no? Na kaya mang-inhibit ng enzyme. So paulit-ulit, pag competitive, ano nga yun? Same ang structure ng inhibitor. Kasi ang kakabitan niya, same binding site with the substrate. Okay? Competitive yon. Tapos ang Lineweaver-Burke plot nga niya, bale, constant ang Bmax. At yun nga kadalasan ang ginagamit na gamot kasi basta competitive, reversible. Pag uncompetitive nga, parallel. Bumababa Bmax, bumababa KM, tapos ayun. Yun lang, basically. Tapos may inhibit niya yung enzyme kapag nakakabit na ang substrate mo. Si non-compe, hindi choosy. Kay may substrate na, kay wala, wala siyang pakialam, basta e-exe na siya. Layo nung nilipad the stylus. Wala siyang pakialam. Kay may substrate, kay wala, i-inhibit niya. Wait. Tayo. Ipa yata ang aking shorts. Sorry. Layo nang nilipad. Yun, sumusulat pa. So, yun ang storya ng non-compe, uncompe, tsaka compe. So, kapag... Yan. Kapag reverse... sorry. Kapag irreversible naman ang enzyme inhibitor natin, wala ka nang makikitang Lineweaver-Burke plot. Okay? So, ang pinakatatandaan dito, even yung mga gamot natin na irreversible ang action, ano nga ang ginagamit ka kung band? I'm pretty sure sinabi ko yan nung Picol 1 eh. Covalent bands. So yung inhibitor mo kakabit sa enzyme through covalent bands. At pag covalent band, irreversible lagi. Okay? Marami dito ay mga gamot na nagre-react sa active site ng enzyme mo. Na kung saan sila ay namamatay, at the same time, mamamatay yung enzyme. Kaya tawag sa kanila kadalasan suicide inhibitors. Pinasimple ko na lang yung second bullet. So nagsasacrifice yung gamot para mamatay yung enzyme. Kasi mamamatay din siya kasabay nung pagpapatay niya sa activity ng enzyme. Maraming ang gamot na ganyan eh. I'll give you some common examples, no? Kung kayo ay nagkaroon na ng otitis media or luga, o sintabi sa maseselan, or kung kayo ay nakainom na ng antibiotic na co-amoxiclab, let's say for UTI, for respiratory tract infections, dalawang gamot nga siya. Yung isa ay amoxicillin. Si amoxicillin ay penicillin na maraming bakterya ang kayang patayin.
Hindi kasi lahat ng penicillin mo ay marami ang kayang patayin. Usually, yung mga may am sa umpisa, maraming kayang patayin. Ampicillin, amoxicillin. Okay? So, ano yung CLAB? Yung clavulanic acid, actually, ay hindi antibiotic. Okay? So, dalawang gamot siya. Ngayon, ano problema natin sa mga mikrobyo? Siyempre, antimicrobial resistance. I'm pretty sure na aware na tayo. May mga bacteria ka na kasi na kayang mag-produce ng beta-lactamase. Lagi ko nga sinasabi, mga bacteria, kahit walang utak, mas matalino sa tao. Okay? Kasi ang bilis nila mag-mutate, ang bilis nila gumawa ng proteins, enzymes na kayang sumira ng antibiotic. Ang amoxicillin mo ay beta-lactam na antibiotic. Beta-lactam antibiotic. So, ano kaya gagawin ng beta-lactamase? Malamang, sisirain yung amoxicillin. Ganun lang. So, dahil ang amoxicillin noon ay okay pa, as in, makakakita ka sa pharmacy niyan, puro amoxicillin lang. Wala pa nga tayong co-amoxiclab back then. Working pa yung amoxicillin eh. Ngayon, di na masyado, sadly. Kasi nga, maraming bacteria ay beta-lactamase producer na. So, kung beta-lactamase producing na yung bacteria, mamaniin na lang niya amoxicillin, baliwala na yung antibiotic mo. Ayun. Kaya tayo nagdadagdag ng clavulanic acid. Kasi si clavulanic acid ay beta-lactamase inhibitor. Ganun lang. So, si clavulanic acid ay suicide inhibitor. Siya ang magpapakain sa beta-lactamase. So, mamamatay, quote-unquote, ang gamot at the same time, mamamatay yung enzyme. So, wala nang sisira kay amoxicillin. Makakapasok na siya sa mikrobyo or sa bacteria. Okay? So, I just cited an example of a suicide inhibitor. So, pag suicide inhibitor, kadalasan ang action niyan irreversible. And again, sabi ko nga, hindi automatic yung rule na gusto mo laging reversible ang enzyme inhibitor mo. Minsan, gusto mo siyang irreversible kapag ang target mo ay enzyme ng mikrobyo. Kasi mas gusto mo kung mikrobyo na magkakos ng disease ay natural, gusto mo ang epekto, hindi na mare-reverse. Mikrobyo yan eh. Natural lang mamatay yan. Pero cells natin, hindi natural na dapat mamatay dahil sa gamot mo, di ba? Kaya walang strict rule na ang gamot dapat irreversible, dapat ang gamot reversible. It always depends on the target. Okay? So kung target ay bacterial cells, might as well use an irreversible inhibitor. If you're targeting a normal process of the human cell, then might as well use a reversible acting drug. Okay? So yan ang storya ng irreversible inhibition. Ganun lang. At ang sinabi lang naman, kahit mawala yung inhibitor sa paligid ng enzyme, hindi mo na mababalik yung activity ng enzyme. Siyempre naman, irreversible nga eh. At saka isa pa, yung inhibitor kasi kumabit sa enzyme at sa paraang yon hindi na natanggal eh. So kahit mawala yung inhibitor sa paligid niya, may portion pa rin ng inhibitor na naiiwan dun sa enzyme. Kaya, natural, di na babalik yung activity ng enzyme. Irreversibly inhibited na siya. Okay? Ayun. Ito, sorry na, katatanong lang. Isisingit ko lang, no? Kasi nagkagulatan na naman, as always. Lagi naman may nakagulat daw sa biochem. Although, natuturo ko naman to dati pa. Kapag ang enzyme mo nga ay allosteric, if a specific enzyme is allosteric, ano daw ang itsura ng kanyang magiging Michaelis-Menten plot? If an enzyme is allosteric, pakitandaan, ang nabubuong curve ay sigmoidal. Okay? To contrast, or para maliwanag sa atin ang difference, ano ang normal na Michaelis-Menten plot? Hyperbolic. Okay? Kapag ang enzyme mo ay allosteric, na ibig sabihin, marami siyang iba-ibang binding site, ang itsura ng kanyang curve nagiging mukhang letter S. Sigmoidal. Okay? Ayun, no? Katatanong lang, kumbaga. Okay?
nagiging sigmoidal. So clue mo 'yon na yung enzyme, marami siyang iba-ibang binding site. So pwede kang maka-design ng gamot na activator sa allosteric site or inhibitor sa allosteric site. Na pare-parehas nating diniskas sa Picol 1. 'Di ba? May allosteric activator, may allosteric inhibitor. So para malaman mo na yung enzyme ay pwedeng galawin ng allosteric activator inhibitor, ito kasi nga ang aabangan mo sa Michaelis-Menten plot ng enzyme mo. Normally, ang Michaelis-Menten plot ay nag-hyperbolic. Kapag allosteric, mukhang letter S, sigmoidal. Ang nangyari, nilagay niya yung graph na sigmoidal. Okay? Amongst the choices. Tapos, which of these graphs demonstrates allosterism? Allosterism. Sagot kagad yung curve na sigmoidal. Okay? Ayun. So, asahan nyo na may mga ganyan sa inyong quiz at final, syempre. Okay? So, dyan matatapos ang enzyme inhibition. Ito tayo sa last part ng enzymes. Mga serum enzymes at related pang mga biomolecules na ginagamit natin sa clinical diagnosis. So, ito ay makikita nyo ulit sa ClinPharm. Okay? Hindi tayo nagda-diagnose ng sakit, just to be clear, sa Pilipinas. No? Although sa iba, sa ibang bansa, inaalaw na ang pharmacist mag-diagnose ng sakit. Okay? Although, may mga restrictions at syempre, may special requirement in terms of the academic requirements, no? Kailangan tapos ka ng PharmD, kailangan BS Clean Pharm ka, or kailangan ikaw ay may 6 years na bachelor's degree. Opo, ganun kadalasan ang hinahanap abroad na ano, na curriculum. Ang curriculum mo dapat 6 years. Kaya nga sa atin, ang common pathway, especially ng perpetual life, I'm not sure kung nasabi ko na, pagkatapos ng BS or bachelor's degree, edi magbo-board exam. Tapos mag-e-enroll ng PharmD, which is 2 years. Ayun. Kaya nagiging 6 years, so madali na nakaka-abroad. Okay? Yung iba naman, after mag-BS, 4 years, tapos magbo-board, so may lisensya na, mag-e-enroll naman ng BS Clean Pharm, additional 2 years din yon. Okay? So, basically, yun ang target nun eh. Kaya ka nag-a-add ng 2 years para maging 6 years para ikaw ay qualified maka-work abroad. Kadalasan kasi ang hinahanap nila, 6 years ang undergrad. Okay? So yun, may mga enzymes kasi tayo, tsaka mga biomolecules na tinitingnan sa dugo ng pasyente para malaman natin kung ano yung sakit nila. At kaya rin ito mahalaga sa pharma, kasi when we do clinical pharmacy, of course, we tend to monitor our patients. At isang malaking parte ng monitoring ng pasyente, no, kung nagwo-work ba sa kanila ang gamot o hindi, eh syempre kanilang blood chem. Sa blood chem mo kasi makukuha ang enzymes na pwedeng pang-monitor at pang-diagnose ng kanilang sakit. What do we want to monitor for the disease? Of course, kung yung disease ay nag-i-improve ba or baka lumalala pala siya. Okay? Tsaka yung ating mga gamot kasi, remember, majority ng gamot na may metabolize ng atay. Majority ng gamot na may metabolize ng majority ng gamot na may metabolize ng atay. Majority ng gamot lumalabas sa wiwi. So, kailangan i-monitor mo lagi liver and kidney function. Tama? Kasi pag pumapalpak na ang atay ng pasyente, nandun yung chance na hindi na niya na-metabolize yung gamot. So, baka kailangan ibaba mo na yung dose. Okay? Pag palpak naman ang kidney niya, edi hindi na niya na ilalabas yung gamot tsaka metabolite, baka dapat mo na namang ibaba ang dose. And we can look at serum enzymes and other related biomolecules to guide us kung okay pa ba ang kidney ng pasyente o okay pa ba ang atay niya at kung ano-ano pa. Okay? So, hindi kailangan i-enumerate. Ang kailangan nyo dito, interpretation. At anong sakit ang nangyayari kapag tumataas ang enzyme or bumababa ang enzyme sa dugo? Okay? So marami-rami to, pasensya na. Pero uulitin nyo to sa ClinPharm din kung sino man na magtuturo. Syempre, di natin lagi sure sino magtuturo niyan eh. Ayun. So unang-una, creatinine kinase or creatinine phosphokinase. Meron ka rin lactate dehydrogenase, amylase at lipase na laging magkasama sa pancreas, gamma-glutamyl transpeptidase na hindi masyadong mahalaga, ceruloplasmin, acid phosphatase at alkaline phosphatase ang nasa unang table ko. So, ano ang creatinine kinase or CK or CPK? Creatinine kinase, kaya naging CK.
CPK kasi creatinine phosphokinase. Yan ay mga normal enzymes ng heart, muscle, at brain. Ulitin ko, heart, muscle, at brain. So ano yung nasa muscle? CKMM. Yung nasa muscle. Ano yung nasa brain? CKBB. Ano yung nasa heart? Ayun, MB nga. So yung MB, hindi muscle and brain, just to be clear, yan ay heart. Okay? So ulitin ko lang. Sila ay mga normal na enzyme ng ating organs. So kapag tumaas sila sa serum, alam mo na. Kung saan man sila normally located, yung location na yon na organ, na damage. Ganun lang kasimple. Kaya pag CKMM ang tumaas, nawala kasi sa ating ditong interpretation, no? CKMM tumaas, alam mo na, muscle damage. Naalala nyo pa ba sa protein sana? Diba sabi ko, ang muscle damage, hindi papatay ng pasyente. Kasi kaya nating i-recreate ang muscle tissue. Ang delikado sa muscle damage ay yung paglabas ng myoglobin. Yung myoglobin ngayon, nagkakos ng acute renal failure, hindi ka maiihe, delikado. At sabi ko nga, ayaw nating hintayin ang myoglobinuria. Kasi pag nagkaganon, malamang ang pasyente mag-CCB renal failure. Kaya what we rather do is we look at CKMM. Kasi guide mo nga yan na may muscle damage na nagaganap. So once again, ang sabi ko noon sa mga kamag-anak natin na nagagamot ng kolesterol, malamang may nakikita kayo dyan, nakasimbastatin, naka-atorvastatin, maraming ang klase ang statin, lahat yon pwedeng mag-cause ng muscle damage. As a friendly advice, no, kung laging nakastatin para bumaba ang kolesterol, sana tinitingnan ito every 6 months at least. Or even annually, every year pwede rin. Para nakikita natin kung may malalang muscle damage na nagaganap. Kasi baka mamaya, dahil di natin tinitingnan yon, may muscle damage na pala nagaganap at walang napipil si patient, baka biglang mag-renal failure. Okay? Kasi again, yun ang delikado sa muscle damage, yung renal failure. So kesa hintayin ang paglabas ng myoglobin sa wiwi, na ang sabi natin sa proteins, ang wiwi ng pasyente na nagmamyoglobinuria ay dark brown or dark reddish brown. Ayaw mong umabot sa puntong yon kasi papunta na yon talaga sa severe renal failure. Kaya it's always better to look at CKMM instead, sa dugo. Pag nakita mo yung mataas, okay, baka kailangan ko ibaba ang dose ng statin ko. Okay? Kasi nalalaso na ang kanyang muscles. So yun ang una, CKMM. Ano ang CKBB? Brain. So kailan yan pwedeng tumaas? Pag na-damage ang brain. Kailan pwedeng ma-damage ang brain? Related sa sinabi natin last time, pag sobra ka sa vitamin A. Vitamin A causes brain damage, di ba? Sabi natin may mga toxic ang vitamina. Ano pa pwedeng mag-damage sa brain? Siyempre, stroke. Pag na-stroke ang pasyente, pwedeng tumaas ang CKBB. Ano pa? Pag na-aksidente ang pasyente na may head trauma at nagkaroon ng brain damage, natural, tataas ang CKBB kasi nasa brain siya. Ganun lang po kasimple. Pag sila ay nagtaasan, it's a good sign na yung organ of location nila, yung normal nila location, na damage. At tinatanong nga, CKMB, saan nakikita? Puso. Kaya pag tumaas sa dugo, myocardial infarction nga or heart attack. Okay? So siya ang iniwan ko sa table. Yan. Myocardial infarction is MI, layman's term, heart attack. Marami po tayong indicators ng heart attack. This is one of them. Okay? Moving on sa LDH, lactate dehydrogenase. May limang isoform, madali naman. Yung 1 and 2 sa puso, so yun na naman yon. Pag tumaas ang LDH 1 and 2, heart attack pa rin. Yung 3 ay nasa baga, so pag tumaas siya, pwedeng lung disease nga. Maaring COPD, maaring COPD or chronic obstructive pulmonary disease, maaring may bacterial infection ng baga na dumadamage ng baga, no? Basta ang problema, baga, pag LDH3. Okay? Si LDH4 and 5 naman, saan daw nakikita? Sa atay. Kaya pag siya tumaas, ang problema sa'yo, atay. Okay? Ganun lang kasimple. 1 to 5. 1 and 2 magkasama eh. 4 and 5 magkasama. Kaya kahit lima sila, tatlo lang ang aaralin. Kumbaga. Okay? And then amylase lipase. Ako, naalala nyo pa, ako ay pancreatitis patient, no? Sinabi ko yan noon na ang ginagawa ng doktor na lang, amylase na lang, para hindi magastos. Okay?
Sabi natin ang pancreas nandon lahat ng enzyme na pang-digest. So ang pang-digest ng carbohydrate ay amylase, ang pang-digest ng taba ay lipase. So normally nasa pancreas sila. Kaya pag yan tumaas sa dugo, alam mo na. Again, kahit amylase nga lang, no? Pag tumaas ang amylase sa dugo, namamaga ang pancreas. At ang namamagang pancreas nga ay acute pancreatitis na common consequence ng gallstones. Okay? Liver, gallbladder, bile duct. Tumatanda kung dinrawing ko na to noon, parang yan yung pancreas. Ito yung common bile duct. Yan ay papunta sa intestinal canal. Pag ang pasyente tinamaan ng gallstone at yung gallstone bumara sa bile duct, okay? At nalaglag sa common bile duct, ang ending, hindi lang yung bile yung barado. Pati ang pancreas nga. At sabi ko nga noon pa, lahat ng enzymes na panunaw ng pagkain ay nasa pancreas. Kaya, pag nag-pancreatitis ka, huwag naman sana mangyari, ang ending, yung enzymes, hindi makapunta sa intestinal canal, kaya hindi mo nadadigest yung pagkain, kaya feeling mo lagi kang bloated, feeling mo lagi kang busog, kahit konti pa lang kinakain mo, feeling mo punong-puno ka na, kasi hindi mo nadadigest yung kinakain mo eh. So pag ganon, iingatan na natin. Ipatingin na natin sana para malinis kagad ang pancreatic duct or common bile duct. Kasi po, ang mahirap doon, kapag napabayaan yung enzymes mo na panunaw ng pagkain na hindi makagain access sa intestinal canal, eh babalik na lang sa ating pancreas. Eh remember, lahat ng pang-digest na enzymes ay nandyan, ang pancreas mo ay gawa rin sa biomolecules. Carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids. Natural. Pancreas natin yan eh. What I'm trying to say is yung mga enzymes na pang-digest ng pagkain, pag naipon sa pancreas, ganun din. Idadigest din niya yung pancreas. So pag lumipis ang pancreas, magli-leak out na ang enzyme sa dugo. At tataas ang amylase mo. Diba? Amylase, pang-digest ng carbohydrates. Ngayon, ang delikado nga doon ka ako, I'm pretty sure na mention ko noon, no? Sa pancreatitis, yan ang common nga na napupunta sa dugo. Ang danger ay carbohydrate, taba, dinadigest nila. Ang utak natin, dominantly, gawa sa taba, gawa sa carbohydrates. Kaya pag tumaas ng todo-todo yan, nang walang nafe-feel ang pasyente, pwedeng natulog yung pasyente, tapos hindi na nagising, namatay sa peaceful death. Hindi na nagising, bigla na lang di na huminga, nag-cardiac arrest, etc. Hindi ko sinasabing yan lang ang cause. It's one of the probable causes ng bangungot. Sinabi ko noon, di ba? Kapag masyado ka maraming kinain, tapos barado pala ang common bile duct mo, so ang dami mong kinain taba, ang dami mong kinain matamis, ang ending, yung mga amylase lipase mo na ayaw pumasok sa intestinal canal, ang titirahin si pancreas. Mamamaga pancreas, magli-leak out sila, pag nag-leak out sila, punta sa utak. And remember, yung involuntary center sa utak, respiratory center, cardiovascular center, ang dakilang taga-control ng cardiovascular system and pulmonary system respectively. So pag sila na-damage, titirek ang cardiovascular center, hindi titibok ang puso. Pag na-damage ang pulmonary center, hindi kahihinga, respiratory arrest. Kaya namamatay nang walang kaalam-alam ang pasyente. Pancreatitis can be life-threatening. At minsan, ang mahirap, asymptomatic na siya. Okay? So, yon. So, ano ang common cause ng acute pancreatitis? Gallstones. At ang gallstones, anong common cause? Mataas na cholesterol. I'm not sure kung nakwento ko yung story ko fully. Ako ay nagka-gallstones nang walang kamalay-malay. Wala akong na-feel. Okay? At na-feel ko siya actually nung ang sumasakit na sa akin, hindi na kanan. Diba sabi ko, sa usapan taba, palalaman mo kung may gallstones ka pag kumain ka ng fatty food at sumakit yung upper right quadrant mo, it's a good sign na may gallstones ka. Kasi bumabara yung gallstone doon pag kumakain ka ng fatty food.
Kasi again, ang fatty food, paano natin nadadigest? We use bile na may bile acid na manggagaling sa gallbladder at sa atay. So pag kumain ka ng taba, hypothetically, ma-eject dapat yung bile papuntang intestinal canal. Eh kaso may bato ka. So babara yung bato, yung bile may ipon dito, sasakit ngayon yung kanan. Wala akong napipil eh, unfortunately. So dahil wala akong napipil, ang nangyari po sa akin, nalaglag yung gallstone doon sa common bile duct. Tapos ang na-feel ko na, pancreatitis. As in, para ako nilalagari sa dalawa. Not exaggerating, ang pain due to acute pancreatitis ay severe to the point na ako ay minomorphine na, minemeperidine na. I mean, ang dami-dami ng opioid analgesic or pain relievers ang sinasaksak sa akin, walang effect. Sinusunto ko na lang yung sahig habang nakahawak sa binte ng nanay ko kasi nanggigigil ako sa sakit. Alam mo, wala kang magawa. Gusto mo makahanap ng alternate na nasakit, kumbaga, kesa dun sa nararamdaman mo in your abdominal cavity. Again, I'm not exaggerating, para kang nilalagari sa dalawa. Ganon na ganon yung feeling, for 3 days. Kaya, after kong makarecover from the pain, tulog ako ng tulog, kasi 3 days kang lumalaban sa pain, 3 days kang hindi makatulog, syempre, dahil sa pain, no? Kaya, ayun. Tapos, surprisingly, nung kinuha ang aking blood chem, ang aking cholesterol mababa. Kasi ang common cause ng gallstone ay ano ulit, paulit-ulit, sa module 3, cholesterol eh. Yung sa akin, mababa. Ang sabi nga ng gastroenterologist kong taga sa UPPGH, by the way, and I trust UPPGH, nandun ang mga pinakamagagaling natin doktor, syempre. Although hindi exclusive sa UPPGH lang, ha? Syempre marami pang ospital na magagaling din ang doktor. Yun nga lang, sa PGH kasi mura. Siyempre, okay? Mura na, quality pa. Siyempre, ang servisyo or medical service. So, ang sabi nga niya, normal lang cholesterol mo, ibig sabihin lang, masyadong mataas ang bile pigments. Ano nga ang bile pigments? Diniscuss natin to sa Picol 1 eh. Yung naririnig nyo nga na bilirubin. Si bilirubin ay bile pigment na nanggagaling sa heme. Yung kulay dilaw. So, ang explanation niya, literally, ang red blood cells mo, mabilis na oxidize papuntang bilirubin, nagiging bile pigment, at ang bile pigment, sabi ng Picol 1 teacher nyo, hindi water soluble eh. Nagiging bato rin. At yun nga ang naging cause ng gallstone ko. Okay, bile pigments, hindi cholesterol. Ngayon, ang sabi nga niya, mataas kasi masyado ang oxidative stress. And when we say oxidative stress, stress sa buhay actually. Stressors, environmental, emotional, intellectual, physical. So sabi niya, kung ano yung ginagawa mo, iwan mo na. Kaya ako nag-resign ng NU. At nung nag-resign ako ng NU, nating against NU, although recorded to, alam naman ng mga taga NU story ko eh, pati mga estudyante nila ngayon, kinikwento ko rin. Nung nag-resign ako ng NU, di na ako na-hospitalize ulit. So tama yung doktor ko, magaling siya doon. Tapos yun. Sabi pa niya, mag-asawa ka na kaya? Sabi ko naman, baka magalit ang mga babae, sabi ko naman, hindi kaya lalong tumaas ang stress kapag ako ay nag-asawa. Sabi ng mga babae, grabe si sir. Siyempre, joke ko lang yun sa doktor ko. So sabi niya, basta kung yung ginagawa mo, iwanan mo na at mag-asawa ka na para mabawasan yung stress. Sabi niya. But anyways, that's the story. Ngayon, edi may gallstone ako. Inoperahan siya. Tinanggal nga ang aking gallbladder. After kong makarecover, nalos ako sa sequence ng sarili kong medical history. Sorry. May gallstone ako na hindi ko namalayan. Wala akong napipid, walang bigat. Okay? Unfortunately, nung ultrasound, ang findings, ganun kasi yung bato. Ganun kalaki. It's like may maliit na piraso na na-dislodge, tapos bumara sa pancreatic duct. Kaya, ang nangyari sa akin, yung complication muna ng gallstone. Diba sabi ko, pancreatitis, ano, common cause, gallstone. In short, gallstone muna bago pancreatitis. Ang problema sa akin, yung gallstone ko, hindi ko na-feel. Kaya ang na-feel ko, yung malala na pancreatitis. At back then, ako ay obese. Kinuwento ko na yung buong storya ng history ko sa pancreatitis.
Obese po ako noon, overweight, nung ako ay tinamaan ng pancreatitis. Okay? At ramdam na ramdam mo nga yung sakit, para kang nilalagari sa dalawa. At ang treatment kasi wala. Wala. Literal. Wala kang kakainin pati, bawal. Bakit po? Again, ang pancreas, ano ang pinoproduce? Digestive enzymes. So pag kumain ka, gagawa siya ng maraming enzymes, lalong mai-irritate ang iyong pancreas. Lalo siyang mamamaga, lalong lalala ang sakit. Kaya nung ako ay overweight nga, at nung na-pancreatitis, Christmas season pa noon, 2014 actually, nung na-confine ako, 7 days walang kain. Kahit tubig, bawal. Not exaggerating. Ang logic nga kasi doon, ipapahinga mo ang pancreas para di siya mag-produce ng enzyme. Even tubig, bawal. You heard me right. At wala rin akong parenteral nutrition. So, wala talaga. Kaya binabasa lang yung labi ko noon. Tapos, oh, nagpuputukan New Year. Nandun ako sa hospital bed. At, well, sabi ko nga, second life yun eh. Kasi kung tutuusin, pwede na ako madeds noon. Kasi ang lala ng pancreatitis ko. Kasi ang tagal-tagal na niyang barado nang wala nga akong nafe-feel. That was the problem. So, after 7 days from 85 kilos ako nung na-confine, so ang taba ko noon, sobra. Paglabas ko ng ospital, 61 kilos na lang ako in 1 week. So, 24 kilos in 1 week. Pero hindi ko sinasabing gawin nating goal yon para pumayat. Masakit siya at magastos, syempre. So, nauna yung pancreatitis. Nung nagamot na yung pancreatitis ko, dun ko na pinatanggal sa PGH yung aking gallbladder. Para di na umulit. Okay? Kasi uulit yan eh. Para sa ating mga kamag-anak na may gallstone, I'm pretty sure sinasabi ko rin yan dati, di ba? Kapag nagka-gallstone ka na, pwede kang sumugal sa mga gamot na lulusaw ng gallstone. Sige. May mga gamot kang lulusaw ng gallstone eh. Kaso, kadalasan 6 months to 1 year ang inuman. So, matagal at magastos. Ang ending pa nga, malusaw mo man siya, babalik naman din siya. Might as well ipatanggal ang gallbladder. Kasi nabubuhay naman tayo nang walang gallbladder. Ako nga, buhay pa, di ba? Wala akong gallbladder, no? Hindi totoo yung mga sinasabi nila na pag wala ka ng gallbladder, marami nang bawal sa'yo. Eh, tinanong ko rin yung PGH doctor ko after the operation, may bawal po ba? Wala actually. Hindi yung totoo nga. No, sabi nga niya, magdadiarrhea ka pag nag-fatty food ka. Hindi, nakakain pa rin ako ng sisig. Nakakain pa rin ako ng mga gusto ko. Walang bawal. Okay, just to be clear nga lang, hindi po automatic na ipatatanggal ang gallbladder, syempre. Ipatatanggal mo lang siya kapag may gallstone. Okay? So, yun. That's my story of gallstones and pancreatitis, no? Sorry, related sa topic. Yung amylase ko nga noon. Diba sabi natin ngayon, ang amylase tumataas pag may pancreatitis. Yung amylase ko noon ay times 4. Times 4 than normal. So, ganun siya kagrabe. And it was literally a near-death experience nga, sabi ng surgeon, no? Kung hindi pa to napaaga ang sintomas, hindi talaga ako tatakbo ng ospital eh. Or itatakbo ng ospital. Kututose. Kasi wala nga ako napipil. Eh, syempre, ganoon naman tayo eh. Pag wala tayong napipil, wala tayong ginagawa. Natural. So, dahil sumakit ng todo, ayun, dinala ako sa ospital, nakita na malala na siya, ayun. Kaya, 7 days, walang kain. After ko makarecover nun, the week after, opera na kagad. So, mahirap na sakit ang gallstone pancreatitis at magastos pati. Okay? And, pabata ng pabata eh. At tinatamaan ng gallstones kasi again, ang common cause ay cholesterol. Okay? So, yun. So, meron kayong mga related experiences or similar experiences amongst your relatives or even yourselves. Meron kang gusto i-clarify, fire away lang. Walang problema. Okay? So, yun ang amylase lipase. Tumataas sila sa pancreatitis at ulitin ko, ang common cause ng acute pancreatitis nga ay cholesterol. Kasi po, may chronic pancreatitis din. Si chronic pancreatitis naman, I'm pretty sure na mention ko to somewhere, ang common cause ay ano? Chronic alcoholism. Chronic alcoholism. Kasi ang alak sumisira ng atay, alam natin, no? So inulit ko lang yung drawing kanina, atay, gallbladder, bile duct, pancreatic duct, pancreas. Pag ang atay nasisiraan ng cells, natural, yung mga dead cells pwedeng naiipon kasi dito. No?
At syempre, pag naiipon siya doon, mababarahan na naman yung enzymes na manggagaling sa ating pancreas. At isa pa, ang alcohol pinalalapot ang pancreatic juice. So, barado na ang common bile duct mo, ang pancreatic juice mo, saksakan pa ng lapot, edi hindi sila makapasok sa intestinal canal. Mag-i-stay na lang sila doon, may ipon na lang ng may ipon until madadigest na ang pancreas mo, mamamaga, magli-leak out yung enzymes. Okay? So, kakalimutan, the most common cause of acute pancreatitis ay lagging gallstones. The most common cause of chronic pancreatitis ay chronic alcoholism. Okay? So, moving on sa ceruloplasmin. Ito ay copper-binding protein. Okay? So, may mga pasyente kasi na pinapanganak na sobra yan. So, pag sumobra ceruloplasmin mo, sobra rin ang copper mo. Tinatanong nga yan, ano daw yung sakit na genetically predetermined? Meaning, dahil sa genes mo na naman. At may copper overload, ang tawag nga ay Wilson's disease. Na ang gamot ay na-discuss natin sa Module 2 ng Picol 1, Wilson's disease, ang treatment mo dyan, penicillamine. Yung luma. Kasi yung bago kako ay try and tin. Si penicillamine kasi kumakabit sa copper. Si try and tin kasi kumakabit din sa copper. Ang difference nga lang, si penicillamine pag kumabit yung copper, nagiging nephrotoxic. Si tri-entin, pagkabit ng copper, diretso labas lang sa wiwi, hindi naiipon sa kidney. Hindi nephrotoxic ang tri-entin. That's why, tri-entin is the new antidote for copper. Okay? Acid phosphatase sa lalaki lang yan kasi nasa prostate cells lang siya. So, pag tumaas yan sa dugo, prostate problem. Pwedeng prostatic hyperplasia. Ano ulit pag prostatic hyperplasia? Hyperplasia ay dumadami ang cells. So, lumalaki ang prostate dahil madami cells. Pwede rin namang prostate cancer talaga na dumadami ang cells tapos cancerous. Kasi pag hyperplasia, usually benign. Okay? At pag benign, sana familiar tayo sa fundamental medical terms. Pag benign, hindi kumakalat. Pag cancerous, kumakalat or nagme-metastasize. Okay? Nawa ay familiar sa anatomy. Kung hindi, sige na. Metastasis. Pag sinabing metastasis, it's the phenomena wherein cancer cells invade other organs. Kumakalat. At delikado yun, pag kalat na kalat, hindi na nagagamot nga. So, ang cancer cells are capable of metastasis. That's the point. Yung alkaline phosphatase, madali tandaan. Isipin mo lang ang buto, no? Anong dominant na laman ng buto? Calcium. O ano ba ang calcium? Base. So, the alkaline phosphatase ay nasa buto. So, kapag tumaas ang alkaline phosphatase sa dugo, ang problema mo dyan kadalasan, bone disorders. Pwede rin baradong bile duct nga, sige. Pero mas mahalaga yung bone disorders. Okay? So, yun nakikita natin na hyperparathyroidism, osteomalacia, Paget's disease, lahat kasi yan sakit sa buto. Isa-isay natin. Ano ang Paget's disease? Autoimmune. Sarili mong immune system, sinisira ang bones. Yun. Kaya lalabas yung alkaline phosphatase na normally nasa bones. Ganun lang. Ano ang hyper-PTH or hyperparathyroidism naman? Bakit yan bone disorder? Si parathyroid hormone kasi ay nagtatanggal ng calcium sa bones. So, ang role ni parathyroid hormone ay pataasin ang calcium sa dugo. At para mapataas niya sa dugo ang calcium, tatanggalan niya na ang calcium ang iyong buto. So, kung sobra ang parathyroid hormone mo, sobra-sobra ang calcium na nawawala sa buto, masisira ang buto, natural. Okay? Osteomalacia, alam na natin yan. Yan yung sakit dahil sa kakulangan sa vitamin D. D2 at D3. Okay? So, sa last slide natin, makikita si cardiac troponins. Meron troponin T, troponin I, troponin C. Creatinine, urea, at yung super mahalagang liver function tests. Okay? Lagay ko na, liver function test. Nakakasawa man pakinggan, pero dapat alam na alam ang last part na to.
Sabi ko nga, sa heart attack, pwede mong tingnan CKMB, LDH1 and 2. Pero may mas specific pang marker nowadays for heart attack. Troponins nga. Pwedeng troponin T, troponin I, troponin C. Ulitin ko, most specific marker ng heart attack. Ang heart attack, pwedeng silent. Walang napipil ang pasyente. Delikado yon. Kasi alam natin, kapag heart attack na ang kaso, barado na ang coronary artery. So kung walang napipil ang pasyente, delikado ang puso, mauubusan ng oxygen, madededs, literally. Magka-cardiac arrest yung biglaan. At may mga pasyente ngang may silent symptoms or asymptomatic ang kanilang heart attack, pag tiningnan mo ang troponin, mataas. At pag mataas yan, heart attack nga. Kasi these are proteins. Sabi ko nga, hindi lahat yan enzymes eh. Iba ay related biomolecules. Yan ay mga protein na normally nasa puso. So pag nagkaroon ng damage sa puso, lalabas sila, pupunta sa dugo. Pag tumaas, alam mo na, heart attack nga, automatic. They are the most specific markers or biochemical markers for heart attack patients. So may mga pasyente nga na walang napipil, pero pag tiningnan mo yung troponin, sobrang taas, matakot ka na. Kailangan ng imaging studies for the heart at kailangan gamutin. Kailangan lusawin yung bara kasi baka lalong lumaki. Kasi pag lalong lumaki, lalong delikado ang puso. Okay? At baka mag-cardiac arrest, heart failure pati. Yun lang. Urea, alam na natin, diniscuss natin yan sa proteins. Urea nga, ang final product ng protein metabolism. Ang tagagawa, atay. Kaya pag bumaba ang blood urea nitrogen, yan yung urea sa dugo mo na galing sa proteins nga. Pag bumaba yan, ang palpak ay atay. Pag bumaba, liver problem. Ano sabi ko nga noon, ang urea ay normally lumalabas sa kidney. So kapag ang urea mo sa dugo ay tumaas, it simply means hindi siya lumalabas. At kung hindi siya lumalabas, ang may problema sa iyo, kidney. Dapat alam na alam. Ngayon, ano ang pinaka-accurate means for determining a patient's kidney function? Sinabi ko nung carbohydrates, inulin filtration. Inulin filtration ang pinaka-accurate na method pang-assess ng renal problems. Ang problema, complicated ang procedure, masyadong mahal. Kaya nga, ang super common na ginagamit across the globe, hindi lang sa Pilipinas, ay creatinine. Okay? Dapat alam na alam pa rin. Maraming gamit yan, sobra. Si creatinine, normal product ng muscle metabolism na lumalabas sa wiwi. So, may creatinine kang nasusukat sa dugo, ang tawag serum crea. Serum crea. Serum creatinine kasi yon. Tapos, yung creatinine na lumalabas sa wiwi, nakakalculate yan ng clinical pharmacist sa clean pharm na lang. For now, tamang alam nyo na yung creatinine na lumalabas sa wiwi, ang tawag ay creatinine clearance. At inversely related nga sila. Dapat lang, creatinine, bubuin ng muscles, pupunta sa dugo, lalabas sa wiwi. So kapag bumaba ang creatinine clearance mo, ibig sabihin lang, hindi na siya lumalabas sa wiwi. Ibig sabihin lang, palpak na ang kidney mo. Okay? At dahil hindi siya lumalabas sa wiwi, si creatinine, pag di lumabas sa wiwi, saan kaya pupunta? Di malamang magstay sa dugo. Kaya tataas sa dugo. Okay? Tataas sa dugo. And those are the common findings for kidney failure. Kapag may findings na po for kidney failure as clinical pharmacist, syempre, i-a-adjust mo yung dose ng gamot pababa. Kasi hindi na niya na-e-excrete or hindi na niya ma-e-excrete effectively yung gamot mo. Palpak na yung kidney eh. At may mga gamot ka nga na ang dose adjustment ay nakabase sa creatinine clearance ng pasyente. So ang akin lang dyan, pakitandaan, creatinine mahalaga sa kidney monitoring, diagnosis ng kidney problems. Okay? Kasi again, ang creatinine, normal metabolic product ng muscles na lalabas sa wiwi. So kung bumaba ba ang lumalabas sa wiwi, it will follow tataas ang nasa dugo. At pag mataas ang nasa dugo, mababa ang nasa wiwi, kidney problem kagad. Baka dapat ibaba ang dose ng gamot.
Ngayon, may isang biomolecule na hindi na ganun kabago, kaya tuloy, tinatanong na rin, sa clean farm nga lang, cystatin C. Cystatin C ay protina na pinoproduce ng lahat ng cells na lumalabas din sa kidney. So may hawig sa creatinine. Puro nga sila C. Okay? May hawig sa creatinine. So ang cystatin C mo, ganun din eh. Pag tumaas sa dugo, it will follow there is acute renal failure. O sige, buuin ko na lang. Renal failure na lang. Okay? So pang measure mo rin siya ng kidney function, si cystatin C. Okay? Yun nga lang, ang nakita pa nila na bagong association, kaya ito pinapa-measure na rin ng mga doktor, at kaya rin sinusukat na ng mga medtech, kapag tumataas ang cystatin C mo, hindi lang basta-basta renal failure eh. Ikaw ay mataas na ang risks for cardiovascular disorders. Malapit ka ng ma-stroke, ma-heart attack, heart failure, etc. Okay? At, higit sa lahat, a new finding suggests na kapag mababa si cystatin C, ikaw ay magkakaroon na ng Alzheimer's disease. So, dinagdag ko yung bago, but not so bago. Marami nang nagme-measure niyan sa laboratory. Okay? Ng medtech, syempre, ando ng ano eh, diagnostic lab sa medtech, no? Cystatin C. Pag mataas ang cystatin C, pwedeng ang problema mo kidney or cardiovascular system. Pag mababa siya, pwedeng ang problema mo Alzheimer's disease or papunta ka sa Alzheimer's disease. And last but not the least, liver function tests nga. Liver function tests. So ito ay mga enzymes na normally nasa atay. So, pag tumaas sila sa dugo, alam mo na, liver damage, liver failure. Okay? So, meron kang dalawa, alat at asat. Ano nga ang alat? Alanine aminotransferase. Ano yung asat? Aspartate aminotransferase. Yun nga lang, may synonym na SGPT, SGOT. So, nandito lang ay alat. Ilalagay ko lang po yung synonym, SGPT. Eto, SGOT. Okay? At super duper dapat alam. We call them liver function tests or LFT. So, yan ay mga enzymes sa atay. Pag yan tumaas, may problema ka sa atay. Ganun lang kasimple, no? So, kaya naging alat, nandun naman eh. Alanine aminotransferase. Okay? Kapag asat, aspartate aminotransferase. Ngayon, ano ang ibig sabihin nung mga synonyms? Serum, glutamate, alam natin yung glutamate, amino acid. Pyruvate, transaminase. Si asat naman ay serum glutamate oxaloacetate transaminase. Dapat alam na alam ang synonyms. Si alat yung SGPT, si asat yung SGOT. At pag tinanong sino yung liver specific, kaya sa trabaho natin pag nagki-clean farm, isa na nga lang ang kinukuha, si alat na lang. Liver specific yung may L. Yung wala, hindi kasi liver specific. So sa mga pasyenteng alcoholic, sa mga pasyenteng nagkaka-hepatitis, ang hepatitis nga ay virus na nag-i-infect ng atay, kaya nga hepatitis ang tawag eh. Sa mga pasyenteng naggagamot ng mga gamot na lason sa atay, kinukuha ang ALT. Okay? Para makita kung gaano kalala ang damage o gaano ka-mild. Again, pag mataas yan, liver damage. Okay? So, ALT, liver specific. Si SGOT kasi, yung mga estudyante ko nga, dinodrawing yan ng ganyan. Para nga naman, maalala mo na hindi lang siya sa atay. Nasa puso din siya. Kaya pag tumaas ang SGOT, pwedeng liver damage, pwedeng myocardial infarction or heart attack. Ayun, nakalagay naman eh. MI ay myocardial infarction nga or heart attack. So, di siya liver specific. Okay? Kasi nakikita rin siya sa puso.
At since mahal magpa-test ng enzyme sa ospital at sa mga diagnostic clinics natin, okay, isa na lang pwede na. ALT na lang pwede na. So, pag may gamot kang hepatotoxic, lason sa atay, bago simulan ng gamutan, dapat makita ang ALT. Kasi pag sobrang taas, hindi pwede ang sobrang hepatotoxic na gamot. Okay? So, yon. Huwag kalilimutan ng mga synonyms. Ngayon, may mga tanong siyang ganito na buti na lang yung mga nag-estudyante ko, na-pick up naman nila yung gustong tumbukin ng board examiner. Lagi ko nga inuulit-ulit kay undergrad, kay review schools. Dapat alam mo nga yung synonym. So, ano yung naging tanong niya? Ang tanong niya ganito eh, sino daw ang toxic pakinggan eh? Sino daw yung branch chain keto acid? Hindi, wag naman branch chain. Sorry. Keto acid lang. Sino daw yung keto acid ni alanine? Sino naman daw yung keto acid ni aspartate? Okay? So, may mga estudyante ako na alam na alam kasi yung biochem nila. What do I mean? Angat ko ah. Ang mga tanong niya, sino daw ang keto acid ni alanine, keto acid ni aspartate? So, yung iba ang ginawa daw, nag-drawing. Palibasa, alam nila yung amino acid metabolism, gano'n na nga. Diba, amino acid yan, no? Tapos, alanine. Okay, hindi kailangan i-drawing, ha? Papakita ko lang yung ginagawa nung iba. So, yung iba na maganda ang retention sa structures, de alanine yun, no? Alanine. Ang tanong, keto acid. Tapos, naalala daw nila, sabi mo, sir, pag amino acid na may metabolize, nagiging ketone. Diniscuss natin yon sa phenylketonuria, di ba? So, pag na-metabolize sila ng mga transaminase, di ba? Transaminase, nawawala yung amino group, nagiging ketone. E di pag inayos mo nga naman sa org chem, bigla, sino nga yan? Yan na nga, si pyruvate. Kaya nila nadali yung sagot. Okay? Ang sabi ko naman, that's good. Nare-retain mo yung structure, nare-retain mo yung org chem, nare-retain mo yung biochem. Mas madaling lusot, ang punto lang ng tanong niya, yung mga synonym. What do I mean? Ano yung SGPT? Alat, di ba? So, yun na. Si alanine nga kasi, ang kanyang keto acid, pyruvate. Kaya nakuha yung synonym na SGPT. So, di mo na kailangan mag-drawing ka ako. Okay? So, yun yung shortcut ko. Pag ang tanong naman, keto acid of aspartate, ano ba yung aspartate? Andito nga siya eh. Aspartate aminotransferase or aspartate transaminase, ang synonym nga, oxaloacetate eh, or serum glutamate oxaloacetate. So, in short, yung keto acid ni aspartate, oxaloacetate naman. So, yung mga quote-unquote, kagulat-gulat niyang tanong para sa maraming estudyante na saksakan daw ng hirap, actually, solvable siya if you know the synonym. Kesa mag-drawing-drawing ka pa. Okay? So, keto acid ng alanine. Again, ano yung alanine? San mo siya nakikita? Sa alanine aminotransferase. The liver function test nga. So, ano synonym ng alat? SGPT. Okay, so kung alanine, pyruvate. Doon lang naman sila magkakatalo, di ba? Serum glutamate pyruvate transaminase. Serum glutamate oxaloacetate transaminase. So doon ka lang titingin, yun na yung keto acid nila. Hindi mo na kailangan mag-drawing-drawing. That's the point. So dahil ang aspartate aminotransferase, ang synonym nga ay serum glutamate oxaloacetate transaminase. Yun na po ang kanyang keto acid. Okay? And once again, dapat alam na alam sobra ang liver function tests kasi marami kang gamot ay lason sa atay. At kung nalalaso na ang atay, tataas ang alat. Usually, alat na nga lang tinitingnan kasi liver specific. Dahil tumataas yung alat, usually, ibababa natin ang dose ng gamot. Kasi hindi na nila mame-metabolize. Okay? So, dyan matatapos ang second to the last module. We can take that 10-minute break na po before we proceed with module 7. Sana mag-refresh kailangan para sa next module. Yun lang. Wala eh. Wala namang ibang subject magdi-discuss ng metabolism. So, ayan. Sige.
So pag may tanong, fire away lang sa chat box. Ha? Yung ating mga taga-tanong ay ano yun, no? Nasa practice. Ganun. So kung kayo may tanong, go lang. I'll be back in 404 or at 404. Wait lang.
Okay, resume na tayo. Last module na. So, walang question sa chat box. Ano? Magtago. Yun. Okay. So, tapos na natin lahat ng basics ng biomolecules. Ito naman yung mga reactions na nila, kumbaga, or interactions. Ang good news nga, pag metabolism sa pharma kasi, konti lang. Kung tutusin, kapiranggot lang yan ng totoong topic sa metabolism nga. Sa mga nag-BBS Biochem, mas detalyado to. So, yun kagad yung disclaimer. That's why, as you can see in the title, ang i-discuss lang, pharmaceutically relevant or important na mga biochemical pathways. Okay? So, sa pharmacology at usapang gamot, sabi ko nga, pag metabolism, usually kasi ang iniisip ng tao, degradation lang. Sa atin, sana maliwanag na, na hindi ito degradation lang, ito ay synthesis and degradation. Kasi nga, by definition, ang metabolism, suma total ng lahat ng reaction na kayang pasukan ng isang substance once it enters the body until metabolites are excreted towards the support and maintenance of life. Okay? Para tayo'y mabuhay. So basically, yung mga biomolecules mo to magre-react sa isa't isa para masuportahan ang buhay. Isa lang naman ang iikutan eh. Kung bakit nagme-metabolize tayo ng biomolecules. It's all about energy. Okay? Kaya pag sinabing pharmaceutically important biochemical pathways, yun yung mga papunta sa energy production at energy conservation. Okay? So yun. Umpisa natin sa dalawang branch. Naririnig natin module 1, catabolism, anabolism, di ba? Nasabi ko pa nga noon sa module 1, pag catabolism, it rhymes with cat. So, may ginugupit ka. May bine-breakdown ka. So, ito yung degradation. Yung anabolism mo naman ay biosynthetic. So, ano ang difference nung dalawa bukod sa, okay, catabolism, breakdown nga eh. Ibig sabihin, large molecules are being converted to smaller molecules. Pag anabolism naman, synthesis or building up, wherein small molecules are being converted to much more larger complex molecules. So yun yung unang fundamental difference. Pag catabolic, malalaki, pinaliliit. Complex, pinaliliit. Pag anabolic, maliliit, pinalalaki. Mali yung aking animation. Oh, anyways, dapat alternate sila. Anyways, pag catabolic nga, malalaki, pinaliliit. Sinasabi ko na dati pa, pag ganon, madali ang proseso. Kasi malaki siya na pinaliliit mo eh. So, binibiyak mo lang. Hindi kagaya nung maliliit papunta sa malalaki. No? Mahirap gawin yon. At yun nga ay biosynthetic, kaya energy requiring ang anabolism. Ang catabolism naman ang magpo-provide ng energy para sa anabolism. So, energy producing. Okay? Tapos, sorry. Sa catabolism din tayo nakakabuo nung sinasabi ko noon pa na NADH at ang NADH mo nga ay panggawa ng ATP. Yan na nga po yung nanggagaling kay vitamin B3. Sabi ko nga last time si B3, niacin, no? Nicotinic acid. Ano yung kanyang coenzyme NAD? Si NAD ay tumutulong sa paulit-ulit dehydrogenase. Ang dehydrogenase nga, magtatanggal ng hydrogen sa biomolecule, siya ang tatanggap. Once na natanggap niya, pwede na siyang pumasok sa ATP synthesis, si NADH. May isa pang nabubuo sa catabolism, NADPH, may phosphate lang. Oops. Yung may phosphate naman ay literal na panggawa ng biomolecules. Okay? So, NADH nagiging energy. NADPH tumutulong sa biosynthesis. So, pag nangyari ang catabolism, susuportahan niya ang anabolism na nga. Kasi pag anabolism, again, paulit-ulit, small molecules, lalaki.
So mangangailangan ka ng energy dyan kasi mahirap gawin ang proseso. Okay? Energy requiring nga. At yung NADPH na nabubuo ng catabolism ay ginagamit ni anabolism para makagawa ng biomolecules. That's it. So yung NADPH nga ay ginagamit for synthesis of biomolecules. Another fundamental difference na paulit-ulit ko sinasabi, NADH tutulong sa dehydrogenase nga. At ang enzyme na dehydrogenase, pang-oxidize ng something. So basta nag-oxidize ka ng biomolecule, more or less, there will be energy that can be produced. Yun lang yon. Kapag naman biosynthetic ang reaction na may ginagawa kang malalaking molecule, usually reductive siya or reduction ang reaction. Kaya nga si NADPH ang reducing agent. Okay? So, yon ang fundamental difference ng cat at saka ana. Pag cat, may ginugupit ka. Pag ana, may binubuo ka. Dahil may ginugupit ka sa cat, madali yon, energy producing siya. Yung ana, mahirap gawin, energy requiring siya. Okay? Si NADH, sa catabolism lang nabubuo. At yon ay panggagawa natin ng energy sa cells. Yung NADPH naman, sa catabolism lang siya nabubuo. At yun naman ay ginagamit natin pang reduce or panggawa ng mga biomolecules na malalaki. Okay? So this is just to show you how catabolism and anabolism interact with each other. Hindi kailangan memorizing yung picture, hindi naman yung pinapalabel or whatsoever. This is just to show you how the two branches of metabolism interact with each other. So alam natin may mga living organisms nga na kailangan lang ng simple exergonic process. Ano nga pag exergonic? Energy generating, no? Kagaya ng sunlight. Simple exergonic process ngayon na ginagamit ng halaman. Tama? So ang halaman or plant cells nga gumagamit lang ng simple exergonic process such as sunlight at small inorganic molecules para makagawa sila ng kanilang biomolecule. So, ano nga yung mga inorganic molecule na ginagamit ng halaman, di ba? Sabi ni botany, carbon dioxide and water, ipapasok nila sa photosynthesis para makagawa sila ng kanilang food na glucose. At pag sobra ang glucose, ginagawa naman nilang starch. So, carbon dioxide and water ipapasok sa anabolism ng glucose at starch na mga biomolecules na nga. Okay? So yon, tayo namang mga tao, hindi natin kaya ang photosynthesis. Tama? Hindi tayo photosynthetic. Hindi tayo pwede na sunlight lang mabubuhay na, 'di ba? So yon, tayo ay kakaibang organism compared sa plants in the sense na we need to break down complex organic biomolecules from the food that we eat so that we can have energy and have our building blocks. Okay? So, ang tao nga ay heterotrophic. Pag sinabing heterotrophic organism, heterotrophic. Mali pa yung pagkakasilabicate ko kasi. Pag heterotrophic, kailangan mo pa mag-breakdown ng malalaking biomolecule para lang magka-energy ka. Hindi kagaya ng mga halaman, sila ay autotrophic. Kasi pag autotrophic, kayang gumawa ng sariling biomolecule at energy from simple exergonic process. Tayo, kailangan pa nating kumain para magkaroon tayo ng biomolecules natin at energy natin. Okay? So, yun. Ultimately, ang energy ke autotrophic ka, ke heterotrophic ka, siya nga ang nasa puso ng metabolism. Sabi ko nga, di ba, it's all about energy. At yung energy kasi na yon is needed to support life, of course. It's also needed to support cellular work, natural, which is also for supporting life, by the way. No? Basta yun ang essence ng metabolism. It's all about energy. Okay? So, nangyari last time sa Clean Farm pa nga, maraming estudyante rin ang nagulat, nagpa-compute sila ng caloric equivalents. Ilang calories ba ang meron sa protein, sa carbohydrate, sa taba? Kaya yon tinanong kasi nga, may mga pasyente ka na hindi pwedeng kumain.
Kaya pag ganon, magtuturok ka ng TPN. TPN sa ospital ay sikat as total parenteral nutrition. It is indicated usually for patients who cannot take food by mouth. So yung mga nagsusuka ng grabe, mga comatose patients, di ba? Comatose eh. Mga unconscious na pasyente at mga pancreatitis patients na hindi pwedeng kumain, pag mapapatagal ang kanilang hindi pagkain, kailangan turukan ng TPN. At tayo kasi ang nagko-compound niyan. Tayo nagpe-prepare niyan sa loob ng hospital pharmacy. Kaya dapat alam ang equivalent na calorie ng kada gram ng iyong carbohydrate, lipid, at protein. Kasi ang mga pasyenteng tatanggap ng TPN, specific ang calorie requirements para ma-maintain nila ang kanilang normal health habang nag-i-stay sa hospital or habang bedridden. Okay? So madali lang naman eh, kasi ang carbohydrates at saka proteins parehas 4 kilocalories per gram, ang taba nga mataas 9 kilocalories per gram. Okay? So dalawa lang ang tatandaan. Carbo, proteins, 4, lipids, 9. Ibig sabihin, pag may 10 grams kang carbo, ilang kilocalories yon? 40. Kasi 4 times 10. Kung may 10 grams kang protein, edi 40 rin na kilocalories. Pag may 10 grams kang taba, edi 90 kilocalories. Kasi nga, 1 gram katumbas ng taba, 9. Pag protein, carbo, 1 gram nila katumbas ay 4. Ganun lang kasimple. Okay? So dito na tayo, unang makakakita ng mga metabolic pathways. Although kung sa bota ninyo, nakakita kayo, then that's good. Ano nga ba pag sinabing metabolic pathway? Definite or defined sequences nga ng chemical transformations na catalyze ng specific sequence din ng enzymes. Kaya nga mahahaba ang metabolic pathways. Kaya nga ito ang module na takot ang maraming estudyante, pati mga nagre-review. Kasi marami rin tanong sa metabolism talaga. Actually, yung nakikita nyong material, modules 1 to 7, ang iigsi ng slide, no? Kasi ang focus niyan, BEQs lang talaga. Okay? Kasi nga, napakahirap at napakahaba ng biochem part ng boards. And I just wanted to focus on those kesa yung mag-e-elaborate pa tayo ng sobrang dami. Kung tutusin, maigsi pa yung lagay na yan. Mas pinili ko lang for biochem na maigsi ang i-discuss, pero alam natin yung pasikot-sikot. Mas maigsi, mas mamamaster. Kumbaga, kasi siya lagi yung pinakamahirap sa boards. Okay? Especially itong metabolism. Hindi sa nanakot, real talk lamang. Okay? So, yun. Tapos, yung caloric values, okay na tayo. Yun nga. Sa PharmCal, kung hindi na daanan, then hayaan na. Okay? Kasi usually sa PharmCal yan dinidiscuss. Ngayon, meron tayong tinatawag na field of study na kung saan ang focus mo na ay talagang energy lang. Bioenergetics. Okay? So, it's the study of energy transformations nga associated with biochemical reactions. Ganun lang naman. Okay? So, ano nga ang universal currency or universal pera para ma-designate ang energy? ATP nga. Si ATP kasi, ang tendency niya, yung mga free energy ng ating mga biomolecules, no? Si glucose, si amino acids, si fatty acids, sige, pwede natin isama ang nucleic acids. Yung nga lang, huwag kakalimutan, ang nucleic acids kasi, may purine, may pyrimidine, may pentose, di ba? Yung pentose kasi na baon nila, nagiging glucose para maging energy. Sabi natin, yung purine, nagiging uric acid, so wala tayo nakukuha ang energy doon. Si pyrimidine ay pwede maging energy. Okay? Lahat ng yan, kapag na-oxidize, naliliberate kasi yung kanilang free energy. At ang nagka-capture nga, si ATP. Okay? So the energy liberated from your common biomolecules are captured nga by adenosine triphosphate. And adenosine triphosphate will use it to fuel anabolism. Siyempre, alam natin, anabolism, kanina lang, biosynthetic nga, synthesis. Energy requiring, di ba? So yung energy ni anabolism, ang magpo-provide ay ATP nga. Okay? And again, paulit-ulit, catabolism makes ATP. Anabolism uses ATP. Di ba?
So, yung ATP, pag na-capture niya yung free energy from the biomolecules after oxidation, ginagamit natin yan nga to drive anabolism, yung ating mga ion transport, at syempre movement. Anong ion transport? Edi yung mga ATPase. Di ba nga, meron tayong diniskas sa picol? Sodium, potassium, ATPase. Kasi nga kailangan nun ATP. Okay? Yun lang. Nag-cite lang na example. Tapos, alam na natin ang autotrophic, heterotrophic. Pag autotrophic nga, sorry, pinakita ko lang yung structure ni ATP ulit. Sana naalala pa, aminopurine, di ba? Adenine ngayon. Kinabit mo ngayon sa ribose, so adenosine. Tapos may 1, 2, 3, tatlong phosphate, triphosphate nga siya. Okay? So yung energy ay nasa dulong phosphate. Ang theory, kapag nabiyak yung dulong phosphate, nag-generate ng high joules of energy. Kilojoule, to be specific. Okay? Ngayon, ano ang mga common na tanong pa? Si ATP, dahil maraming phosphate, hindi lang siya for energy. It's also for phosphate transfer. Si ATP. Ano ulit ang tinawag natin last time sa phosphate transfer? Tinawag po natin yang phosphorylation. Tapos sabi ko nga rin, pag ang enzyme ng kakabit ng phosphate, ang tawag ay kinase. Kaya ako napunta dyan, ang tanong kasi ay, ano daw ang metal na kailangan sa phosphorylation or kinase-mediated na reaction? Ano daw ang metal na kailangan natin for phosphate transfer sa mga biomolecules or mga kinase-mediated na reaction? Kasi nga, pag kinase nang kakabit ng phosphate, sagot ay magnesium. Nakalagay naman eh. Okay? Magnesium is the essential ion that is needed for kinase-mediated reactions or phosphorylation reactions. Yun lang. Yung autotrophic, heterotrophic, ito na nga. Pag autotrophic, kailangan lang ng simple exergonic process para makaproduce ng biomolecule and ultimately building blocks and energy. Parang mga halaman nga. Sinabi ko na kanina, tayo mga tao, tayo ay heterotrophic na kailangan lang mag-breakdown pa ng malalaking biomolecule para magkaroon tayo ng building block natin at saka energy. Okay? Ito lang. This is how we produce ATP. The net biological reactions for producing ATP ay dalawang klase. Ito dapat tumatak, as in, sorry na kagad kung bago sa pandinig kasi, kaya usually ang estudyante pag naririnig, nagsasara kagad ang utak, ang hirap naman. Pero meron kasing mga trends yan or simpleng pattern kung tutusin. Okay? Sa unang tingin, syempre, hindi ko naman inaasahan matatandaan mo kagad eh. Pero kung marunong ka kasing kumuha ng mga root word, marunong ka magbiyak ng terms, madali matandaan ang mga terminology sa metabolism. Tingnan natin. Paano tayo nagawa ng ATP? Una sa lahat, substrate level phosphorylation. Dapat alam na alam. Pag sinabing substrate level phosphorylation, ibig sabihin lang, yung substrate mo or reactant, may nakakabit na phosphate. Sa kanya manggagaling ang phosphate. Tapos, yung enzyme bale, ihahatid yung phosphate papuntang ADP. So, ang ending niyan, yung substrate mo magiging product, wala na siyang phosphate. Kasi yung phosphate, nailipat mo na kay ADP para maging ATP. Kaya nga, ATP producing. Okay? Ang titingnan mo lang dyan, kasi po ang mga tanungan dyan, sino yung mga enzymes na nagpapacilitate ng substrate level phosphorylation? Kung hindi man ganon, sino yung mga reactions specifically na substrate level phosphorylation? Ang aabangan mo lang lagi, yung pangalan ng substrate, M-phosphate. Tapos yung pangalan ng produkto, wala ng phosphate. So pag nawawala ang phosphate kay substrate, alam mo kagad dapat sana na substrate level phosphorylation siya.
I'll give you one example. This is the last step ng glycolysis or glucose metabolism. Si phosphoenol pyruvate, ang tanong niya kasi, anong klaseng reaction daw ang phosphoenol pyruvate na nagiging pyruvate? O, yan ay sinasabi ko. May simpleng trend nga eh. May phosphate yung reactant or substrate. Yung produkto mo, wala nang phosphate sa pangalan. Asahan mo na. Saan napunta yung phosphate? Okay, napunta yan kay ADP para maging ATP. At since yung phosphate galing kay substrate, ang pangalan na reaction, substrate level phosphorylation nga. Ganun lang kasimple. Sa ibang estudyante kasi nga daw palibasa sa review center, di siya binibiyak. Again, may pattern. Biyakin mo muna, hanapan mo ng pattern, then madali na siya. Okay? Ganun lang pala. Yung reactant may phosphate. Pag nawala sa product side, okay na. Substrate level phosphorylation kagad. Ibig sabihin yung phosphate nang galing sa reactant, so saan napunta? Malamang kay ATP. So from adenosine diphosphate naging adenosine triphosphate. Okay, may ginawa ka ngang ATP. Ganun lang kasimple. Okay? Now to show the actual reaction, di kailangan yung structures and step by step. And may picture ako dyan sa baba. So ito lang. Sa ngayon, mukhang mahirap tandaan kasi di pa natin nakikita yung mga metabolic pathways, no? So pag sinabing substrate level phosphorylation na nagaganap sa cytosol, palibasa sa cytosol nangyayari ang glycolysis or glucose metabolism occurs in the cytosol. Isa pang tip, ang asukal, alam na alam mo na polar. Basta polar na asukal, saan magaganap ang metabolism niya? Laging cytosol. Kasi mayaman sa tubig ang cytosol. Okay? Ngayon, kapag ang reaction nagaganap sa mitochondria, na alam natin, energy producing reaction nga yan. Palibasa, ang mitochondria ay powerhouse ng cell. Ano po? Ang aabangan mo dyan ay usually Krebs cycle. At sinulat ko na ang dalawang paborito niyang pathway sa boards. Kasi yan ang pinaka-pharmaceutically relevant pathways. Glycolysis at Krebs cycle. Ang glucose metabolism, kahit anong carbohydrate pati yan, kahit hindi glucose laging cytosol kasi cytosol mayaman sa tubig, glucose water soluble. Ang mga enzymes ng metabolic pathways na nagaganap sa mitochondria, kadalasan nasa membrane. So, may taba. Kasi membrane mayaman sa taba. Okay? So, yun. Basta asukal lang actually, tandaan. Pag asukal lang, laging cytosol kasi mayaman sa tubig. Krebs cycle, dahil hindi naman asukal lang ang minemetabolize mo dyan, marami actually, dapat nasa mitochondria. Okay? So, ba't ako napunta dyan? May dalawa kang ang reaction ng glycolysis na nasa cytosol na substrate level phosphorylation. Okay? Isa ay phosphoglycerate kinase at saka pyruvate kinase na sinabi ko nga kanina. Yung example ko kanina ang tawag sa reaction pyruvate kinase. Pyruvate kinase. Okay? May picture sa baba. Ngayon, ano yung nangyayari sa mitochondria? Yung Krebs cycle nga. May isa kang enzyme sa Krebs cycle na substrate level phosphorylation din. Yan na nga, si succinyl-CoA synthetase or synthase. Okay? So, ito yung dinrowing ko kanina. Phosphoenol pyruvate, di na mahalaga yun, nagiging pyruvate nga. Substrate level phosphorylation nga siya. Kasi may phosphate ang reactant. Sa, kahit sa pangalan ka na nga lang tumingin kahit wag na sa structure. May phosphate yung pangalan ng reactant, nawala sa product side, alam mo kagad, nang galing sa substrate yung phosphate. Kaya ang reaction, substrate level phosphorylation. Ang enzyme na nagkakatalyze ay pyruvate kinase and it's the last step of glycolysis. Sinabi ko rin yan ng proteins. Nakita natin yung structure doon sa tertiary structure ng proteins. Nandun si pyruvate kinase. Siya nga ako yung enzyme na nagpapacilitate ng very last step ng glycolysis. At ito na ngayon, pyruvate kinase. Substrate level phosphorylation. Okay? Ngayon, tayong mga aerobic organisms. Pag sinabing aerobic, we use oxygen. Ang primary source natin ng energy ay
oxidative phosphorylation na nangyayari sa electron transport chain. Kaya nga ang tawag sa electron transport chain ay respiratory chain. Kasi it's how we utilize oxygen na ating ini-inhale. Okay? So, usually, ang alam lang natin sa oxygen, kailangan lang natin para mabuhay. Ang hindi natin alam, ang oxygen, ang dominant molecule na kailangan natin for us to produce our energy. At isa mo pang iisipin sana, ano ba pagkatabolism kanina? Paulit-ulit. Majority ng yan ay oxidative. Nakailangan na naman ng oxygen. Kaya oxygen ay sobrang halaga for us or for ourselves to produce ATP. Sabi ko kanina, it's the greatest ATP source in aerobic organisms or mga organism na gumagamit ng oxygen. Kasi may anaerobic. Pag anaerobic, usually bacteria yan. Hindi ko sinasabi lahat ng bacteria anaerobic. Ha? May mga bacteria kang anaerobic. At pag anaerobic, namamatay sila actually pag may oxygen. Majority ng living cells nga lang ay aerobic. Kagaya ng halaman, animals, kagaya natin, no? Aerobic. Meaning, kailangan ng oxygen to survive. At alam niyo na nga kung bakit. Kasi majority ng energy natin kay oxygen na kasalalay. More on that sa electron transport chain. So sabi nga niya, energy is generated by respiratory chain or electron transport chain. Yun na nga. Okay? So dyan matatapos ang overview ng metabolism. Eto na tayo sa one out of the two metabolic pathways na super duper laging tinatanong. Pasensya na, masakit to sa ulo. Ano ang importance ng pathway? Ano ang role ng pathway? Ano ang steps ng pathway? Ano ang enzymes ng pathway? Ano ang reactions ng kada pathway? At ano ang mga products na magiging energy? So, uumpisa natin sa glycolysis, glucose metabolism. Ang synonym ay Emden-Meyerhof pathway. Emden-Meyerhof pathway. Okay? It's how we utilize glucose, that's it. No? It's how we convert the free energy in glucose into ATPs. Yun ang pinaka-role niya. Again, gawing habit yung bibiyakin mo yung root term eh. Maraming gamit yan, dila sa biochem, pati sa picol, no? Glycolysis nga eh. E di lysis, may binibiyak ka, glucose. Okay? So pag sinabing gluconeogenesis, edo yun naman yung kabaliktaran. Ito yung opposite ng glycolysis. Kasi nag-generate ka nga ng bagong glucose. Ito naman, bumibiyak ka ng glucose. Ito, gumagawa ka na ng glucose. Okay? So, yun. Ano nga sabi ko kanina? Lahat ng metabolic pathways para sa carbohydrates ay sa cytosol or cytoplasm kasi mayaman sa tubig, no? Again, sinabi ko lang yung cytosol. Sana naalala pa. It's the liquid part of your cytoplasm na nga. Okay? So, lahat ng kinakain nating asukal, sabi ko nga noon pa sa module 2, ultimately magiging glucose at papasok dito. And it's the major metabolic pathway for carbohydrates. Syempre. Okay? So, lahat ng cells natin kaya mag-glycolysis. Lahat. No exception. Lahat. Especially brain, muscle, liver, etc. Diba nga sabi ko pa noon eh, glucose ang number one fuel na nagpapatakbo ng living cell. Hindi lang tao, pati bacteria, pati helminths or bulate, even viruses na hindi living cell, gumagamit din ng energy kung tutuusin or glucose for energy. Tapos yung ating mga protozoans, lahat ay gumagamit ng glucose. Ngayon, ang focus ng ating metabolic pathway syempre ay cells ng tao. Okay? So ano ang functions ng glycolysis? Una, sinabi ko na, i-convert yung free energy na nakastore kay glucose papuntang ATP. Okay? So yun. Tapos makakagawa ka rin dito ng intermediates. Ano nga pag intermediate? Part lang ng biochemical pathway. Dinadaanan lang, pero hindi final product. So, may intermediates ka dito na panggawa ng glycogen. So, pag sobra ang glucose ka ko, di ba?
pwede mong itabi or store as glycogen or animal starch. Pag sobra ang glucose, pwede mo rin i-convert sa pentose na ribose tsaka deoxyribose, syempre. Diba? Kasi nga, yung dalawang pentoses na yan, ang panggawa mo ultimately ng DNA at tsaka RNA. Pag sobra glucose. Okay? Pag sobra rin ang glucose, pwede mong ipanggawa ng taba. Kaya nga kako, ang sobrang tamis, nakakataba. Kasi, di ba, yung glyceraldehyde, dihydroxyacetone na mga trioses, nagiging glycerol. At ang glycerol, ang common na fat alcohol nga na makikita sa triacyl glycerol or triglyceride. Na sinabi na natin nun pa sa usapang taba. It's the most common form of lipid, di ba? Triacyl glycerol or TAG na tinawag nga rin nating triglyceride. Okay? Ang sobrang glucose, pwede rin maging amino acid. That's it. Ito yung inuulit ko last time. Ang final product ng glycolysis nga ay pyruvate. Pag may oxygen ka pa, magiging acetyl-CoA na papasok ng Krebs cycle. O, sinulat ko ulit. Yung iba na nakapag-rewatch na, sana tumatak na. Yung mga hindi pa, medyo malaki problema nyo, mahaba-haba yan. Okay? So, yung glucose, pag naging pyruvate glycolysis nga yan, pag may oxygen ka pa, magiging acetyl-CoA. Acetyl-CoA papasok sa Krebs cycle. Kapag wala ka ng oxygen, ano nga sabi ko, nagiging lactic acid, nagiging lactate na naiipon or pwedeng maipon sa cells in the absence of oxygen. So, yun lang yung sinasabi sa baba. Si glycolysis magpo-produce ng pyruvate na ma-oxidize mo pa nga into acetyl-CoA na papasok sa Krebs cycle for more energy. Pag wala ka naman ng oxygen, ang pyruvate mo magiging lactate na nga. Pag wala ka ng oxygen. Okay? Ito na. This is marahil the last topic of the year. Kasi mahaba to. So, yung matitira recording. Okay? Glycolysis na nga ito. Ang haba, 10 steps. I know. Ang problema nga dyan, yan ang pinaka-paboritong tanong. Okay? Pero since panahon namin, talagang yan naman na ang pinakamahalagang pathway sa pharma. Glycolysis at Krebs cycle. Okay? Step by step natin. Huwag matotoxic sa mga pangalan ng enzyme, reactant substrate, kung tutusin, masasanay ka rin basta nakita mo kung paano pinaliwanag, basta sinundan mo paano pinaliwanag, kaya mo nang i-replicate, I guess. Kasi majority ng estudyante ko, namamaster naman to. So, glycolysis nga, step by step tayo. Magsisimula daw sa glucose. Okay? Si glucose nga, magiging glucose 6-phosphate. Okay? So, ano ang nangyari pag inisip mo, nakabitan ng phosphate si glucose. Kaya alam mo kagad yung pangalan ng enzyme, glucokinase. Ano ulit pag kinase? Nagkakabit ng phosphate. O, ayan. Dinakinase nga si glucose. Okay? So, pay attention to the name of the enzyme kasi yun yung tinatanong. Una yon. Pangalawa, na tip, ibibigay niya sa'yo yung substrate at produkto. Ang itatanong sa'yo, ano yung enzyme? Minsan naman, ibibigay sa'yo ang substrate at produkto. Itatanong sa'yo, reaction. So, glucokinase, pwede rin hexokinase. Madali lang naman kasi ano ba ang glucose, hindi ba't hexose. So, na kinase ang hexose. Okay? So, anong reaction po yan? Phosphate transfer. Or pwede mo ilagay, phosphoryl transfer. So, yan yung step 1. Tapos, pansinin ang reaction arrow, irreversible. Kasi may mga reactions dyan na reversible. Okay? So, that is step 1 ng glycolysis. Ngayon, pag glucose 6-phosphate na siya, magiging fructose 6-phosphate na nga. At ang fructose 6-phosphate mo nga, bale, ay may fructose, so pentose na siya. So ano kaya yung enzyme? E di malamang glucose 6-phosphate isomerase.
Yung iba lagi sinasabi ang haba ng pangalan ng enzyme. Kung ako tatanungin, maigse. Kasi may clue ka naman eh. Kaya nga glucose 6-phosphate isomerase. Kasi yun yung reactant niya. Ina-isomerase lang niya into fructose. Diba glucose, fructose, isomers? Na kung saan aldose yun, ketose yun. So, kailangan balikan yung module 2 pati. Okay? So, by the action of glucose 6-phosphate isomerase, magiging fructose 6-phosphate. At ang difference nga pala ng glucokinase, hexokinase ay simple lang. Yung glucokinase, saan to nakikita? Sa hepatic cells, sa atay. Si hexokinase naman, saan nakikita? Outside of the hepatic cells. Extra hepatic. Ulit. Si hexokinase, extra hepatic. Labas ng atay. Si glucokinase, hepatic. Sa atay lang. Okay? Ngayon, yung portion na yan, sabi nga ng mga biochemist, ganyan kagaling na chemist ang Diyos. Kasi, ano alam natin sa glucose? Nag-che-chair. Stable. Diba? Hexose eh. Kapag ginawa mo na siyang fructose, hindi na niya kaya mag-chair. The point of glycolysis, or sabi nga ng mga biochemist, again, at baka yung iba kasi hindi religyoso, no? Ganon kagaling na chemist ang Diyos. Nakakaintindi siya ng org chem. Alam niya kung paano gagawing reactive si glucose. Kasi in theory, ang glucose, hindi reactive eh. Hindi may mako-convert to energy. Mababa energy niyan. Pero dahil nako-convert natin sa cells into fructose, ayun, magiging energy na siya kasi reactive na siya. Ang punto ng glycolysis nga, ay yung energy na nasa glucose na mataas sana, eh, i-liberate mo, pakawalan mo. Paano mo mapapakawalan ng energy ng glucose kung hindi siya reactive? Yun nga ang sinolve ng ating Diyos, sabi nga nila. Ginawa niyang fructose, hindi na pwede mag-share, reactive na yan. Okay? So that is step 2, glucose 6-phosphate isomerase. Pwede rin naman hexose phosphate isomerase. Hindi ka nga malilito. Kasi ano ba glucose 6-phosphate? Hexose phosphate nga eh. Na in-isomerase mo lang. Ang lagi ko sinasabi sa mga estudyante, mukhang toxic lang pakinggan sa umpisa eh. Pero kung magiging pilosopo ka sa mga pangalan ng enzymes, madali yan. Okay? Eh panahon namin, parang pinakita lang yan. O yan, bahala kayo sa buhay nyo. Memorize nyo yan. Kaya masakit sa ulo. Eto ngayon, ako nga, binibiya ko na one by one para mas maintindihan nyo sana. Okay? Si fructose 6-phosphate nga, papasok sa reaction 3. Ang pangalan ng enzyme, phosphofructokinase. O, ayan na. Sabi ko nga, gawing literal yung mga enzyme. Ano ba ang fructose 6-phosphate? E di phosphofructose, nakakinasin mo daw. Ano ulit pag kinase, kabet, phosphate. Kaya yung fructose 6-phosphate, magiging fructose 1,6-bisphosphate. Dalawa na ang phosphate niya. Kahit wag nang i-drawing, ang punto nga lang nun, sabi nila, di ba, fructose, medyo stable pa yan. Dahil matalino nga ang Diyos pagdating sa chemistry, naglagay siya ng phosphate, para may steric strain. Kasi may oxygen, so matataas ang electrons, may tendency maghiwalay. So that's simply converting glucose into something very, very reactive. Okay? So yan nga ang phosphofructokinase na makikita mo ring PFK1. Kasi si phosphofructose, kinainase mo lang. Okay? Ngayon, that is step 3. Sana ma-realize natin, irreversible din. At dyan pa lang siya committed sa glycolysis. Phosphofructokinase is the first committed step sa glycolysis. First committed step of glycolysis. Pag pumasok siya dyan, there's no turning back. Obligado na siyang papasok glycolysis. Yun ang punto. Okay? Ngayon, si fructose 1,6-bisphosphate, dalawa na phosphate, papasok na ngayon yan sa aldolase. Ito medyo mahirap kasi malayo yung tunog eh. Ang tatandaan lang sa aldolase, dyan mo lang makikita yan eh, sa glycolysis.
tagahati lang siya ng fructose 1,6-bisphosphate. Ang eksaktong tanong nga, aldolase is for splitting without water. Hindi kagaya ng ibang enzyme na pangbiak, hydrolase sila or ang kinakatalyze hydrolysis. Kailangan ng tubig. Ito aldolase mo, kaya niyang biyakin si 1,6-bisphosphate papunta sa mas maliliit na triosis at hindi niya kailangan ng tubig. Okay? So sinabi ko na triosis. Ilan ang carbon ng fructose? 6. So tama, di ba? Pag hinati mo, 3-3. So dito ka nga, makakaproduce ngayon ng glyceraldehyde, 3-phosphate, at saka dihydroxyacetone. Kahit wag isulat, nasa notes lang lahat ng aking sinasabi. Or nandyan sa picture na yan. Okay? Dihydroxyacetone phosphate. O, ayan na. Hininto ko talaga muna dito. So, ito yung step 4. Kasi kung tutusin, ang glycolysis pa, ang katoksikan niyang bago, tatlong part. Ano daw ang 3 parts ng glycolysis? Una, preparation of glucose. Saan yun nagaganap? Step 1 to 3. Step 1 to 3. Hanggang dito. Pinrepair mo lang yung glucose para maging energy. Ano yung step 2? Splitting. Yan na. Ano yung splitting? Isang reaction lang. Step 4. Aldolase. Biniyak mo na si glucose papuntang dalawang triose. Okay? And let that sink in. Glyceraldehyde yun. Aldehyde. Very reactive. Dihydroxyacetone yun, ketose, so hindi reactive. Okay? At reversible yun, reversible yun. Step 1 at 3, irreversible. Bakit mahalaga din yung irreversible? Kasi pag gutom ka, kailangan mong gumawa ng glucose. Gutom ka eh, wala kang kinain. So kailangan mong gumawa ng glucose para sa cells. Ang problema mo ngayon, paano mo nga babalik ta rin to kung meron kang irreversible na mga reactions. Yan ngayon ang sasagutin ng gluconeogenesis. May mga enzymes ka pang-reverse ng mga irreversible reactions dito para makagawa ka ng glucose pag sobrang gutom ka. Okay? And laging magkaaway, glycolysis, gluconeogenesis. Glycolysis, bibiyakin mo glucose para maging energy. Sisirain mo glucose. Gluconeogenesis, baliktad. Gagawa ka ng asukal. Yun nga lang, paano ka gagawa ng asukal kung meron kang irreversible steps? Sabi ko nga, sasagutin yan ng gluconeogenesis. Okay? So, yung step 1 at saka step 3, kapansin-pansin sana, pareha silang phosphoryl transfer. Glucose nakabitan ng phosphate, so may lumipat na phosphate. Fructose 6-phosphate, naging dalawa ang phosphate. Naging dalawa. So, phosphoryl transfer din siya. Okay? At sila nga ay gumagamit ng energy. Hindi pa nagje-generate. So, ang step 1 at saka step 3, parehas ATP requiring. Gumagamit ng energy. Eh sir, sabi mo energy producing. Well, step 4 pa lang naman yan. Yung 5 to 10 kasi, doon ka maraming energy. Okay? So, ayun. Moving on tayo dito sa dalawang triose natin. So, this is now step 4. Glyceraldehyde 3-phosphate, dihydroxyacetone phosphate. So, yung mga isomerase, by the way, hindi ko na nga nilagay. Kasi basta isomerase, ano kinakatalyze? Rearrangement reaction. Matic na yon. Rearrangement. Diba? Isomer lang eh. Pinatan mo lang yung isomeric form, no? So, eto na tayo sa step 5 to 10. Sulat ko muna, yung part 3 kasi ang tawag oxidation and phosphorylation. Yan na nga ang 3 parts ng glycolysis. Oops, litin ko. 3 major parts ng glycolysis. Preparation, step 1 to 3. Splitting, step 4. Lahat ng nasa baba na i-discuss pa lang natin, 5 to 10. Lahat yon oxidation and phosphorylation for energy production na po. So, saan tayo huminto? Glyceraldehyde 3-phosphate, dihydroxyacetone phosphate. So, ito na ulit sila.
glyceryl di-3-phosphate at saka dihydroxyacetone phosphate ang produkto ng step 4. So what is step 5? Matalino nga masyado ang Diyos, sabi nga nila, kasi ketones yan, hindi reactive. So anong ginawa ng Diyos? Kinonvert niya rin yan to glyceraldehyde-3-phosphate. Ang pangalan ng enzyme, triose phosphate isomerase. Okay? Na reversible din. So this is now step 5. Rearrangement lang din siya kasi isomerase nga. Okay? So ang punto lang nito, ang aldehyde kasi reactive eh. Ang ketone hindi. So dahil nakakaintindi nga daw si God ng org chem, kinonvert niya yung ketones to aldehyde para maging reactive. So ngayon, dalawa na po ang glyceraldehyde-3-phosphate mo. Kaya lahat ng produkto sa 6 to 10 ay naka-times 2. Kasi ang papasok sa step 6, dalawang glyceraldehyde-3-phosphate. So tatapusin na natin. Si glyceraldehyde-3-phosphate nga, bale, dalawa nun, papasok sa nag-iisang enzyme na dehydrogenase. Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. Yan lang ang bukod tanging dehydrogenase na enzyme sa glycolysis. Yan lang. Okay? So dahil dehydrogenase yan, alam mo na, oxidation ang reaction. At dito ka nga makakaproduce ng NAD na nagiging NADH. Okay? Kasi dehydrogenase eh. At sabi natin ang vitamin B3 ay tumutulong sa dehydrogenase. Paulit-ulit last time, no? So yung dalawang glyceraldehyde-3-phosphate nagiging 1,3-bisphosphoglycerate. Ano nga ang glyceric acid sa OrgChem? Eh di acid na galing sa glycerol or kamukha ni glycerol. So point is, aldehyde yan naging carboxylic acid. Tama naman, di ba? Basta aldehyde, sabi natin, basta na-oxidize ang aldehyde, nagiging acid. Okay? So yan na nga si 1,3-bisphosphoglycerate. And once again, reversible yon. And this is now step 6. Step 6. So sa step 6, dalawang glyceraldehyde-3-phosphate nagiging dalawa na 1,3-bisphosphoglycerate. Okay? So burin ko yung tuktok. So yung dalawang piraso na 1,3-bisphosphoglycerate, in-abbreviate ko lang. 1,3-bisphosph, o sulat ko na dito para sa mga magta-transcribe sa future. Yan ay kilala rin nga sa 1,3-bisphosphoglycerate. Eto na. Dalawang molecule ni 1,3. O lagay ko lang na ganun. Baka magkalituhan eh. Two molecules niyan. Kasi nga, yung 6 to 10, dalawa. Lahat. Kasi after step 5, dalawang glyceraldehyde-3-phosphate. So ang mabubuo, dalawang pirasong 1,3-bisphosphoglycerate. Yung dalawang pirasong 1,3-bisphosphoglycerate, eto na, papasok nga yan ng phosphoglycerate kinase. Okay? Magiging 3-phosphoglycerate. At yan nga, bale, ay step 7. At yan nga, bale, ay ano kaya? Sinabi ko na kanina sa intro ng metabolism, alam ko, medyo nosebleed ang mga terms. Bisphospho, naging phospho. So, dalawa, naging isa. Nabawasan ng phosphate ang substrate. Kaya nga, yan ay substrate level phosphorylation. At, basta substrate level phosphorylation, ADP, nagiging ATP. Kung di na maalala dahil makulit ako, nandyan nga yung kanina, ayan o, nakasulat pa, di ba? Phosphoglycerate kinase. Step 7. Yung nasa picture,
pyruvate kinase, last step ng glycolysis yan. Okay? So, ito na si phosphoglycerate kinase. Substrate level phosphorylation siya. Kaya asahan mo na may mabubuong ATP. Okay? Ngayon, yung kanina na step 6, may NADH. Ang NADH kasi, pag pumasok ng electron transport chain, tatlong ATP. Ngayon, dalawang glyceraldehyde 3 phosphate yan. So, dalawang NAD, dalawang NADH. Kaya suma total na ATP sa step 6 ay 3 times 2, 6. So, dyan ka na nakakakita ng energy nga sa baba, 5 to 10. Diba sabi ko, yung 1 to 4, gagastos ka muna ng energy. Tapos sabi ko nga, baka tanong, akala ko ba energy producing? Bakit yung unang mga step, ATP consuming? Well, eto na nga yun. Yung mga nasa babang reaction, lahat sila ATP producing. Or marami sa kanila, ATP producing. Okay? So yun ang step 7, makakabuo ka ng 3-phosphoglycerate. At bale, ang step 7 nga pala ay reversible din. So ganun, reversible din. Ngayon, step 8 tayo. Si step 8 ay phosphoglycerate mutase. Sinabi ko na last time eh, ano nga ang mutase? Naglilipat lang ng functional group within the same molecule, kaya magiging 2-phosphoglycerate na siya. 2-phosphoglycerate. So this is now step 8. Si step 8, reversible din. So ang gagawin lang, ang ginawa lang ng Diyos, yung phosphate sa 3, inangat sa 2. Same logic, mas reactive. Kasi pag ang phosphate mo nasa 3, nasa baba, nilagay mo sa gitna na mas malapit sa carboxylic acid. Kasi nga, ang glycerate ay acid. So pag pinaglapit mo ang acid at saka phosphate na parehas negative, nasa position 1 yun, nasa position 2 yun, magkalapit sila, mas reactive. Ganun nga, tatalino ang Diyos pagdating sa OrgChem, sabi nga ng mga biochemist. So yung 3-phosphoglycerate, ginawa mong 2-phosphoglycerate. Mutase lang yon kasi naglipat ka lang ng functional group within one molecule. Yung 2-phosphoglycerate ngayon, papasok sa isa pang reversible na enzyme. This is now step 9, enolase. Kaya ang mabubuo, phosphoenol pyruvate. Na nandun kanina sa introduction na naman ng metabolism. Okay? Phosphoenol pyruvate ang produkto ng enolase. Hindi mo malilimutan, enolase will produce enol. At basta enol ang nabubuo, ang tatandaan doon, removal of water lagi. Removal of water. So dehydration ang reaction. Dehydration. Okay? Ngayon, na-enol na siya, pwede nang pumasok sa last step. Eh, kilala na natin yung last step eh. Pyruvate kinase na. Pyruvate kinase, ang produkto, pyruvate. Ayan na naman, for the fourth time. Phosphoenol pyruvate, naging pyruvate. Okay, nawalan ng phosphate. Ah, nawalan ng phosphate. So, substrate level phosphorylation nga rin siya. Kamukha ng step 7, and once again, for the fourth time din, ibinalik ko dito. Yan nga yung step 10. Yan nga yung last step ng glucose metabolism. Phosphoenol pyruvate, nagiging pyruvate, may ATP na napoproduce kasi yung phosphate na pupunta kay ADP para maging ATP. So, ayon ang storya ng glycolysis na oo, lahat yan tinatanong. Yung enzyme, ibibigay niya ulit yung substrate yung product. Sinasabi ko na, pati sa exam nyo, quiz, ganon. Substrate product, ano ang enzyme na kailangan? Again, ang pinaka-tip, tingnan mo lang maiging pangalan ng enzyme, tingnan mo ang substrate at product. Makikita mo yung change na nangyari. 1-3 naging 3. Okay, nabawasan ng phosphate, substrate level phosphorylation. 3 naging 2, phosphoglycerate pa rin naman, nag-mutate lang. Kumbaga, mutase. Naglipat ka lang ng functional group. Enolase, nagtanggal ng tubig, so naging enol. Yung phosphoenol pyruvate, naging pyruvate, kaya pyruvate kinase. At yan nga, ay substrate level phosphorylation. Okay? So, in summary nga, yung table, pag tinignan mo, lahat ng sinabi natin, nandyan lahat. Okay?
Pwede mo ang gawin, ganun lang eh. Lagyan mo ng arrow pa ganun. And that summarizes the steps of glycolysis. Si glucose, magiging glucose 6-phosphate, magiging fructose 6-phosphate, magiging 1,6-bisphosphate, hahatiin mo ngayon, magiging glyceraldehyde 3-phosphate, dihydroxyacetone phosphate, yung dihydroxyacetone phosphate, gagawin mo ring glyceraldehyde 3-phosphate. Ayan na nga. Dihydroxyacetone phosphate, magiging glyceraldehyde 3-phosphate, para dalawa sila sa step 6 to 10. Okay? Pagpasok ng step 6, yun nga yung nag-iisang dehydrogenase ka ako. So, magiging 1,3-bisphosphoglycerate. Si 1,3-bisphosphoglycerate, magiging 3-phosphoglycerate, magiging 2-phosphoglycerate, magiging phosphoenol pyruvate, magiging pyruvate. Sunod-sunod lang. Okay? At paki-take note, sino yung irreversible steps? Step 1, hexokinase, glucokinase. Step 3, phosphofructokinase. Sabi ko pa nga kanina, it's the first committed step of glycolysis. Once na pumasok si fructose 6-phosphate sa phosphofructokinase, there's no turning back. Dire-diretso na yan sa glycolysis. Okay? So, pagpasok niya sa phosphofructokinase, magiging dalawa na phosphate niya, siya na ay hahatiin ng aldolase. Okay? So, sino yung irreversible nga? Step 1, step 3, at yung last step. Okay? Last step na pyruvate kinase. So, isa, dalawa, tatlo ang reversible. Tapos, sino nga yung ATP consuming or gumagastos ng ATP? Tingnan mo lang din ang reactant at product. Glucose, nagka-phosphate, gumamit ng ATP. Glucose, naging glucose 6-phosphate eh. Ano pa? Fructose 6-phosphate, naging 1,6-bisphosphate. Okay, isang phosphate, naging dalawa, malamang gumamit ng ATP. And once again, yung nag-iisang dehydrogenase ang nag-iisa ring magbibigay ng NADH na magbibigay sa atin ng dalawang NADH na pwedeng gawing anim na ATP. Kasi kada isang NADH, tatlong ATP. So, dalawa times 3, anim na ATP. So, yung mga nasa baba will give you ATPs. So, dito gumastos ka ng dalawang ATP sa tuktok. Sa baba naman, may nabuo kang 6 na ATP, tapos may substrate level phosphorylation ka nga na mga reaction. Sabi natin, gagawa ng ATP. Sabi rin natin, ang 6 to 10 times 2 lahat, kaya 6 plus 2 plus 2, 10 lahat-lahat ng ATP sa baba. Minus 2 sa ginasto sa tuktok, isang molecule ng glucose sa glycolysis, 6 na ATP. Glycolysis pa lang yan. Kasi remember, pwede siyang pumasok pa sa Krebs cycle to produce more energy. Okay? Alam kong mahirap. Yan nga yung pinakakinatatakutan ng lahat ng estudyante pag nagbo-boards. Metabolism. Kasi ang haba eh. 10 reaction. At hindi ko inaasahan na memorize mo kagad o tanda mo kagad. Pero kailangan nyo itong ulit-ulitin. Kasi yung name ng enzyme, yung mga pangalan ng reaction. At sinulat ko na yung mga pangalan ng reaction kanina. Glucose to glucose 6-phosphate, phosphate transfer, phosphorylation. Glucose 6-phosphate naging 6, naging fructose lang naman, isomerization, rearrangement lang yon. Fructose 6-phosphate naging 1,6-bisphosphate, parang step 1 nga yan na irreversible. Yan nga ay phosphate transfer or phosphorylation. Ngayon, nag-iisa lang ang aldolase, splitting. Splitting talaga tawag sa reaction. Splitting without water kasi. Di kagaya ng ibang biomolecule, pag na-i-split, hydrolysis. Ito hindi. Hindi kailangan ng tubig, ni aldolase. Okay? So, yung step 5, isomerization lang din kasi ketose naging aldose. Dihydroxyacetone ay ketose, glyceraldehyde ay naging aldose. So, rearrangement lang siya. Yung glyceraldehyde 3-phosphate, dehydrogenase, obviously, oxidation lagi, basta dehydrogenase. Siya lang ang nag-iisa paulit-ulit na may NADH. Si 1,3-bisphosphoglycerate ang produkto. Magiging 3-phosphoglycerate. Ayan na nga. 1,3-bisphospho naging 3-phospho. Nabawasan ka ng ATP galing sa substrate. Kaya substrate, nabawasan ka ng ATP. Nabawasan ng phosphate ang substrate mo. So substrate level phosphorylation nga siya.
Once na maging 3 phosphoglycerate, gagawin mo lang 2 phosphoglycerate, rearrangement lang pag mutase. Rearrangement lang. Nilipat mo lang yung phosphate sa 3 papunta sa 2. Yung 2 phosphoglycerate, papasok sa enolase, magiging enol. Kaya pangalan ng reaction, enolase. At, higit sa lahat, si phosphoenol pyruvate, papasok sa last irreversible step. Sa step 10, pyruvate kinase. So, phosphoenol pyruvate, naging pyruvate, nawala ang phosphate. Substrate level phosphorylation na naman yan. Okay? So, dyan matatapos ang glycolysis. So, yung natitira pa, although, yan lang naman mahaba dyan eh, tsaka Krebs cycle, isasend ko nga yung recording. Wala eh, walang time eh. At mahirap na, baka gisahin kayo ni Doc Mike sa micro. Pagdating dyan sa glycolysis, syempre, mga bacteria natin, yan din ang sinusunod na reaction eh, para magka-energy sila. Okay? So, dyan matatapos ang aking live coverage. Live coverage talaga. Hindi, next year, yun nga, mag-quiz tayo hanggang dito, by the way, glycolysis. So, pharmaceutical points of proteins until glycolysis. Multiple choice lahat. Sa ratio, syempre, malamang by then, aral kayo nun, marami kayong maitatanong, I guess. So, yeah, sa ratio natin for next year, magdi-discuss pa ako ulit ng mga hindi maliwanag, no? Kung hindi pa rin maliwanag tong part na to, etc., etc. Saluhin natin sa ratio next year. Monday ay holiday, January 2. Kaya magkikita tayo January 4 na. For your quiz. Ulitin ko, January 4, 2 to 5, quiz. Ha? So, yun lang. Kung walang questions, you may leave the call, class dismiss, and ingat always, stay safe, advance. Hindi. Magkikita ko pala tayo Sabado, sorry. Kasi kailangan din mag-meet sa Picol 1 pa. Yun lang. So, you may leave the call kung walang questions. Ahem.